Ayan, good morning, good morning. Wala na naman pala tayong audio. Ayan, nagsasalita ako. Wala na naman palang mic. Sorry, sorry. Loko-loko talaga tong si ano eh. Si Streamlabs eh. Ayan, sorry, sorry. Ayan, shoutout muna kay Clutch Time PH, Yuki, shoutout sa'yo, Adrian, Kitain, Krisnel, Baisa, Ronski, Aquino, Da Chile Gaming, Dominic Kaiser, Bito Uper, Aaron, Arcega, Franz Jopet, LC, yan, tsaka si Chini, Ben Gaming TV, ayan, okay na ba? Okay na, okay na, okay na, may audio na? Bakit wala na naman tayo? Yan, okay na pala. Medyo delay na naman. Kamusta, kamusta? Ba't ganon? No? Ayaw. Shoutout muna kay GNC. Yan, shoutout kay Echo Channel, sabi ni Storm Rage. John Christian, Leonin, Danmark, Lausa, GNC TV, Dref Gali. Shoutout sa inyo, mga lods. May bagong update na naman ng Axie Infinity. Ayan, so nakita naman natin sa announcement. Shoutout sa inyo, shoutout ha. Shoutout sa inyo. Teka, nandito pala, dapat nandito pala ako sa live. Wala ako dun sa channel sa Sandubab. Sandubibes. Where? Nasaan ako yun? Yun pala. Yan. Good morning sa inyo, grabe. Grabe na ito. Ayan. Maganda ba, musta? Oo, ganyan eh. Bagong gising eh. Good morning, good morning. Myla Sebastian, tama ba? Ayan, GNC. Nag-message pala ako. Help second, ipapaisko ko yung AAP ko. Danmark Lausa, Myla Sebastian, Giancarlo Ligan, Joel Manlapas, Bernard Kayagan, The Chili Gaming, Kasaysayan TV. Ayan. Newbie question po, ano po pala mangyayari sa mga SLP na ipapalit sa Binance? Bibilin po sila ng breeder para ma-burn top. Tama yon, Troll Warlord. Sa it's either bilhin sila ng mga breeders or bilhin sila ng mga traders, no? So iba-iba kasi yan eh, iba-iba yung profile eh. AJ Investing Pinoy Seafarer. Good evening tuloy. Good morning. Nasanay ako ng gabi mag-live. Ayan. Mm. Tigil-tigil na si Attorney Lugawan. Ay, Lugawan pala. Mali. Mali tayo doon. Nasaan na yung crowd laugh natin? Ba't di ko na naman marinig? Teka, magpapalit ako ng audio. Pati ko marinig yung ko. Ayun pala. Bakit nasa Yan. Okay. Good news ata to, idol. Oo, good news, no? Ayan, grabe update. Pati live boss ang... Oo, napaaga nga yung live natin. Anong capture card gamit nyo for streaming? Wala akong capture card na gamit eh. Dati meron akong capture card na ginagamit. Kaso sobrang delay. Delay nung video ko. Mura lang kasi, tigpa 500 pesos. Ayan, so pag-usapan natin yung breeding update. Na-shoutout ko na yung mga dapat i-shoutout, no? Sa mga nagpapadala ng stars, maraming salamat. Ayan. Pa-shoutout kay June Mark Liberato, Team Oxy. Ayan. Kim Domingo, Sir Cooks, thoughts about AXS now. Will you think it will pump again and break the all-time high? Pag-usapan natin yan, Kim, no? AJ Montero Tarog, Mr. Suave. Oh, suave yung suave talaga yung mga updates na nangyayari ngayon, ano? Good morning, John Mark Yabot. Tataas po bang SLP Sir Cuckoo sa bagong announce ni Sir Gihos? Tataas na SLP niyan. Yan, Mr. Suave Boss. At tignan natin yung presyo ng SLP, mga tol. SLP. Ayan. Mga kapatid. Ayun, no? 20 up ng 27% within 24-hour range. So, nakita nyo naman yung pump na yan, no? Grabe. Tignan nyo, yung buy order, nagsibilihan na yung mga tao. No, 24 hour yan. No, so 24 hour yan. So pataas. No, pataas yung price. No, dahil siguro, syempre, kailangan ng mga breeders ng mas maraming SLP. Diba? Pa-cash out daw, sabi ni Ivan Renz Agnes. Yun lang. Hawig ka pala ni John Lloyd. Uy, maraming salamat. Chiniti Rain. Shoutout sa'yo. Pa-cash out naman, boss. Sabi ni Bam Tabon-Tabon. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Sige, pag-usapan natin yun. Okay na ba? Na-shoutout na ba natin lahat? Welcome, welcome. Prince Godwin Herbieto, shoutout sa Team OTT. Uy, Mandawi Cebu, idol! Meet naman tayo. Kita-kita tayo mga taga Cebu dyan. Kasaysayan TV, mag 4 pesos na, sabi ni Kasaysayan.
Ayan, JD Talagtag, gagandang tanghali sa inyo. Sana masarap ang ulam nyo, no? Ayan, sana tuloy-tuloy, sabi ni Dominic Uper. JM Sulit in G Hoswit. Ayan, Marlon Gutierrez, shoutout sa'yo. Jackie Lou, Nicole Cruz, ayan, shoutout. JD Talagtag, ay, na-shoutout ko na kanina. JL Pabilonia, ikaw si John Lloyd, ha? Ronnie, sorry, Sir Kuku, hindi po ba mababan team ko kapag pinascolar ko sa kapatid ko yung team na yun, sir? Same wifi, hindi naman mababan, basta ibang device at siya yung naglalaro, ah. Okay, Mark Angelo Tamundong, pa-shoutout. Shoutout sa'yo, brother. Edrin Dionisio, shoutout din sa'yo. Ayan, Team Warpat, shoutout sa inyo. Mga taga Cebu, shoutout mga taga Cebu. Ayan, kita-kita naman tayo, meron tayong venue. Yung isa sa mga active community member ever since, no, isa sa mga OG si Arc99. Pwede tayo mag-meet doon sa cafe nila. Ayan. Mr. Suave, oh, nag-disguise ka, boss pa. Tinataguan mo yung tinataguan mo yung neck-neck mo, boy. Wala kang tinataguan. Ayan, pa-shoutout Mark Angelo Tumundong, si Gio na naman, Coco. Ikaw, natutulog ka ba? Parang ikaw natutulog, ah. Natutulog ka ba? Hindi ka pala natutulog, eh. Ayan. Don Panda! Oy, shoutout sa'yo, Don Panda! Tara, pag-usapan natin yung ano dito, yung update dito. Ayan, no? Sana pumatok na SLP kahit 5, masaya na kami. Puro construction workers at tricycle drivers in some scholars ko, laking tulong. Oo, planeswalker, dad. Uy, Merry Christmas daw, sabi ni Ninong Sushi. Shoutout kay Ralph Anthony Ricarte. Ano reaction ni Attorney Lugawan? Hindi ko alam, may bala siya sa buhay niya. Ayan, Boss Kuku, asan na yung nagsasabi sa'yo na binabayaran ka ng 50x? Pwede ba kami na lang sasampal? Oy, ah, patunayan nyo yun, ha? Pero dapat kayong transaction history na binayaran ako ng every month ng 50AXS, ha? Pag napatunayan nyo, dadagdagan ko ng 100AXS yan. No? Pag napatunayan nyo na binabayaran ako ng Axie Infinity ng 50AXS every month, bibigyan ko kayo ng 100AXS. No? Yan. Dapat merong every month record yun, ha? Transaction history, ha? No? Tapos tanong nyo na rin yung Axie Infinity kung binabayaran nila ako. Ayan, gandang umaga sa iyo, Marlo Larisma Mendova. Shoutout kay Brian Goliath. Rob Conde, ano kaya possible na maging effect ninyo update ng price axis? So tignan natin yan, pag-usapan na natin yan ngayon. Kanina pa ako nagsashoutout. Ibibigyan ko lang kayo ng somehow translation ko regarding dito sa updates na to. At ano yung mga thoughts ko about this updates, no? So ang daming nagme-message sa Axie Economy sa lahat ng channels about kailan magkakaroon ng additional breeding o burning mechanism ang SLP. Anong update ang gagawin or meron bang ginagawa ang Axie Infinity devs para sa economic situation natin right now? No? To be honest, being here for almost 1 year, nakita na namin yung ups and downs ng SLP. Tumataas, bumababa with certain changes. And based on my experience, no, sa bawat may mga nagkakaroon ng challenges, no, meron talagang hinahanda ang Axie Infinity developers or yung team kung paano magre-respond sa mga changes na yun, no? Hindi nyo man sila nakikita na may ginagawa, pero behind the scenes, no, meron silang inaaral nila yan, eh. Yung data, kailangan makuha nila yung mga information na sa mga changes na gagawin nila dapat maging maayos, maging balance, eh. Hindi kasi pwedeng pag sinabi ng isang community member o dagdagan mo yung burning mechanism or dagdagan mo yung SLP, ganito, ganyan, ganyan, kailangan meron muna silang pagbabasihan. Hindi pwedeng sinabi lang, dapat makita nila sa behavior. Kaya may mga observe, may period na ino-observe yung team bago sila magkaroon ng maggumawa ng decision. So shoutout muna kay Dars Jomar Rosario, happy birthday Janelle. Wag mo nang i-spam yung chat, no, para mapag-usapan natin yung mga importanteng mga katanungan dito. Hindi ko man masagot lahat. Again, disclaimer, no, hindi po ako part ng Axie Infinity team, hindi po ako empleyado ng Axie Infinity. Axie Angel po ako. Ibig sabihin noon, community ambassador, no? Ambassador. Pero hindi po ako binabayaran ng 50AXS. Okay? Pero masaya po ako sa ginagawa ko. Okay? Dahil nakakatulong tayo. Dahil yun naman ang purpose talaga, eh. Yun naman talaga ang purpose ko kung bakit tayo gumagawa ng mga videos, kung bakit tayo tumutulong sa mga tao, is because gusto natin ma-educate yung mga Pilipino about cryptocurrency, about blockchain, at about Axie Infinity, nang hindi sila nai-scam, naloloko, na hype. No? So, ayun, balik tayo sa usapan. Ang aga ng live natin, oh, Grace, no? Grabe nga. Kakatapos ko lang mag-almusal, eh.
Ayan eh, brunch kasi, brunch. Ayan. Tingnan mo yung buhok ko. Ayan. Kiko Miranda, maraming salamat. So pag-usapan natin, breeding fee adjustment and AXI economics. So pag-usapan natin ito, kanina lang to, 10 minutes ago, no? Breeding fee update in 24 hours daw. Oh, so kung titignan niyo yung announcement na to, 10 minutes ago, so ibig sabihin, 24, bukas ng alas 11, Celine Sierbo, maraming salamat, 75 stars. Bukas ng alas 11, mababago na yung breeding adjustment or yung breeding fee. No? 24 hours eh. No? Ayan. Sana all binibigyan ng 50 excess per month. Sana nga. Sana talaga, no? Sana. Baka umama na tayo nun. Okay. So, balik tayo dun. The excess cost per breed has been reduced to 2 AXS to 1 AXS na lang. So, tignan natin yung presyo ng AXS ngayon. Tignan natin yung price. Ito lang. Ayan. Para dalawa yung tab natin. Ayan, AXS. So, kung mapapansin natin, no? Itong AXS ay up ng 18.4% sa loob ng 24 oras. Tumaas ng 18%, no? So, ang halaga niya ngayon ay 3,379 pesos, no? Tapos ang SLP naman ay 3 pesos and 83 centavos, no? So, parehas tumaas, no? Siguro dahil sa updates na 'yan or marami pa rin mga tao na ano, marami pa rin mga tao na gustong samantalahin yung dip, no? Isa na tayo dun, no? Kasi kaya ako bumili, sasabi ko nga sa inyo, no? Bumili ako ng AXS kasi magbe-breed ako. Magbe-breed ako ng mga pang-cancer na team. Yung cute bunny aqua na mayroong bug signal. Tapos yung mga poison team yan. Di natin alam, baka ina-nerf yun or iba-buff. Di natin alam, pero magbe-breed tayo. Nag-breed tayo recently ng aqua na Bidens. Nag-breed tayo recently ng mga Terminator reptiles. Nag-breed tayo ng mga secret breeds natin. Sa secret account yun, di alam ng mga Sando Elite yun. Kasi pag nalaman nila yun, nanakawin na naman nila yung ano yun. Yung sinasabi ko eh. Dapat pala hindi ko sinabi, alam rin pala. Okay, ayan, boss ko, magmamahal na naman ba ang AXI? Alam mo, mahal kita eh. Pero hindi natin alam kung magmamahal yan. So, depende yan, ano? Yung sentiment ng market, yung sentiment ng mga players, no, depende yan eh. Iba-iba yung reaction or yung response ng mga tao sa update. Pero tiga, pag-usapan natin. Tignan natin yung behavior, no. So, pag titignan natin yung marketplace ngayon, wala talaga may tatago kay Gio. Tsaka kay ano? Ay, wala si Jen. Tulog si Jen. Huwag ka maingay. Huwag maligay si Jen. Okay. Okay. So, okay, maingay. Kunwari, di natin pinag-usapan din si, ano, si Jenki. Pero pag hindi siya pumasok ng 2K next, tatanggalin natin yun sana. Okay. Sige, balik tayo, tignan natin yung marketplace. Oh, okay, so magmamahal kaya ang AXI. So tignan natin yung floor. Tignan natin yung floor price right now. So kung makikita nyo, ang ibig sabihin ng floor price ay yung pinakamababang presyo ng AXI. Kaya nga floor, di ba? So karaniwan, ang floor price ay 0.0, ito may mga 0.06 nga oh. Pa, ayun oh, $19, $12. Pero ito mga bug to eh, hindi nyo naman to mabibili na eh. Ayun oh, makita nyo. May usually bug yan. No? So ngayon, ang floor price ng basehan natin ay 0.039. Ito na yon, ito na yung floor price, 0.039. Ito, nabili na siya. Ayan oh. So yung mga gustong bumili ng AXI for energy, pwede yon, no? Pwede kayong bumili kung gusto nyo, nasa trip nyo yan, di ba? So, ang floor price ngayon ay 0.39. Pero, yung mga AXI na yan, eh, hindi siya ganun ka-viable sa, ano, ka-viable sa arena. No? So, sa akin, in my opinion, ang AXI na viable sa arena, ito maganda ito, 0.04, oh. Ito, okay ito, oh. Oh, ganda na ito, $123 lang, oh. Oh, bilhin nyo na itong beast na ito. Maganda ito, 0.04 lang, oh. Maganda yan. Oh. Ang viable ay mga 0.05 to 0.06, mga ganyang presyo ng AXI. So, yun yung floor price na pagbabasihan natin. Ito, magandang tank din to, pwede rin yan. Anyway, so, ngayon, yan yung na-observe natin, 0.06 yung marketplace. Makakabuo ka na ng team in less than 0.28. No? 0.28, makakabili ka na. Makakapag-build ka na ng team. So, yung floor, yung SLP price naman, so kung titignan natin, kung 0.04 yung Ethereum, 0.02, no, makakabili ka ng team. Let's say Ethereum. Sabihin natin 0.2 na lang. 0.2, yan. So sa 30,000 pesos,
at 3 pesos SLP. Tingnan lang natin ngayon, tingnan natin. Do the math, no? Kasi bago kayo pumasok, o let's say sa isang buwan, pwedeng kumita ng SLP ng ang magkano ano, magkano ang daily quest ngayon? 75, 'di ba? 75. Let's say sabihin natin 100 na lang per day, minimum na lang. Sabi, baduy ka talaga, no? Times natin ang 30 days. Meron kang 3,000 SLP, times natin ang 3 pesos. Meron kang 9,000 pesos. Sabihin na natin, 9,000 pesos sa isang buwan. Hindi na rin masama, extra lang naman. Magkano nilabas mo na pera? 30,000 pesos. Dahil nga yun yung floor price na nakita natin, 0.2. No? So, 9,000 pesos. Sabihin natin, in 4 to 5 months, pwede ka na, meron ka ng return of investment mo or return of capital mo. Not bad na rin compared mo sa traditional business. Anong traditional business ang pwede magbigay sa iyo ng ganong kabilis na ROI? Pero, ito, disclaimer guys ha, hindi palaging ganyan ang presyo ng SLP. Paano kung naging piso ang SLP? Sabihin na natin, 3,000 every month. So, 3,000 bago mo mabalik yung ano mo, bago mo mabalik yung, so 3,000 times mo ng 12 months. Sorry. 3,000 times mo ng 12 months. Meron kang 72,000 pesos in 1 year. Kung sabi natin, piso na lang yung SLP. Kung 30,000 ang nilabas mo ngayon, okay pa din, di ba? Pero again guys, paano 0.5 cents na lang? 0.5. O, times mo ng ano? Times mo ng 3,000. O, edi meron kang 1.5 times mo ng 12. O, meron kang 18,000. O, in 2 years, pwede pa rin. 'Di ba? Ano bang binayaran mo diyan? Yung aksi lang naman. Yung aksi mo pwede mo rin ibenta 'yung mga 'yun. 'Di ba? Kung gusto mo ibenta. So pag tumaas ang SLP, syempre happy-happy 'yung mga scholars, happy-happy 'yung mga scholar managers kasi mas mabilis babalik 'yung returns nila. Pero again, guys, no? Always invest the money that you can afford to lose. Huwag kayong maglalagay ng napakalaking pera tapos hindi nyo pa sinusubukan muna 'yung game. No? Naglalabas kayo ng napakalaking pera tapos 'yung pala savings nyo pala yun. Yung pala, pambayad nyo pala ng bills yun. Yung pala, may mas importanting bagay pala kayong gagawin dun. Diba? Teka, nag-iinit na yung usapan eh. Ito, tatanggalin ko lang ito. FTX jacket ko. Maraming salamat sa FTX. Sa jacket na binigay niya. Eto, ito na, papakita ko na. May FTX jacket tayo. Shoutout sa inyo, FTX. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. So, hoodie pala yan, hoodie. Hindi pala jacket. Okay, ayan, Boss Kuku, okay ba magpasok ngayon sa AXS? Nako, hindi po ako trader eh, no? Ako, sasabihin ko sa inyo, 4 pesos na SLP! Okay, 4 pesos na SLP. Masarap ang ulam ni Tito Sushi. Okay, alright. Ayan, ngayon guys, sasabihin ko to sa inyo, hindi to financial advice. The reason why bumibili ako ng isang token kasi meron akong paggagamitan. Hindi ako bumibili ng isang token kasi tataas ba yan, bababa ba yan, o mag-i-speculate lang ako. Bibili ako ng token kasi meron akong paggagamitan noon, which is yun yung dapat maging isa sa mga foundation ng decision making nyo. Anong gagawin nyo dun sa token? Ititrade nyo ba? Mag-i-scalp ba kayo? Mag-day trade ba kayo? Long-term investor thinker ka ba? Ako kasi ganito kasimple, no? Kaya ako bumibili ng AXS simply because gusto kong mag-participate sa governance ng Axie. Ano ibig sabihin ng governance ng Axie? Eventually, yung mga fees na kinikita nito, no? Yung mga fees, ito, yung 1AXS na yan, napupunta yan sa community treasury. Yung community treasury ngayon, ginogovern ngayon yan, no? Minamanage ngayon yan ng Sky Mavis ng Axie Infinity. Anong ginagawa nila dyan? Siyempre, para doon sa mga kailangan na infrastructure para maging maganda yung game. Di ba? Yan yung ginagamit nila para mas maging maganda yung game. Ngayon, kapag nagkaroon na ng AXS staking, no? Kaya ako bumibili ng AXS. Kapag nagkaroon na ng AXS staking, meron ka ng opportunity na kumita sa revenue ng Axie Infinity. Meron ka ng opportunity na kumita sa kung anong let's say sa marketplace, pwede kang kumita sa breeding, no? So para kang naglagay ng time deposit, tapos pwede kang bumoto sa direction ng Axie Infinity. No? Pwede kang bumoto sa direction, anong gusto mo mangyari? Gusto mo marinig, mag-AXS staking ka. 'Di ba? Dito natin malalaman kung sino talaga yung mga concern about the game. Dito natin makikita na kung yung mga player ba talaga ay magiging maganda direction ng game. Kasi kapag tinransition na ng Sky Mavis yung governance sa mga players, doon natin malalaman kung sino-sino yung mga tao na talagang gusto mapatagal yung Axie Infinity.
No? So, yun yung AXS staking. Aside from kumikita ka, nakakaroon ka ng rewards, benefits from staking your AXS, pwede kang bumoto sa direksyon ng Axie Infinity. No? Ngayon, ang dami nagsasabi na, oh, dapat ganito ginagawa ng team, dapat ganito, blah, 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 blah. Magkaroon kayo ng AXS staking, doon kayo magsalita. Diba? Hindi yung puro kayo, puro ano, sabaw lang ang ano, sinasabi niyo. No? So, ngayon, diba? Sabi nila, oh, walang concern. Oh, ngayon, bumili ka ng AXS, sumali ka sa governance staking. Doon natin malalaman kung concern ka talaga sa Axie Infinity. Diba? So, ayun. Diba? Breeding fee update, 2 AXS, naging 1 AXS na lang. Anong effect nito? No? Again, i-consider nyo yung market sentiment o yung nararamdaman ng market or ano yung naging response or reaction ng market dahil sa update. Meron dyan speculation, ibig sabihin pump and dump or nag-hype or yung mga bumibili ng mababa tapos bibenta ng mataas. No? Meron din dyan yung bumili ng AXS dahil nga, tulad ko, no, meron akong particular reasons. Meron dyan bumili ng AXS kasi gusto lang nila mag-breed. No? Kailangan nila sa breeding yon. So ngayon, kung titignan natin, yung SLP cost per breed tumaas, yung AXS cost per breed bumaba, pero yung presyo ng dalawang token lumipad. So kung titignan mo, meron akong tinatawag dito na Chill Axie, no? Tingnan natin, ha. Yan, so tingnan natin yung Chill Axie. Meron ito website para malaman nyo kung ano yung cost ng breeding, no? Makikita nyo magkano yung cost ng breeding, yung standard or yung floor price Axie, no? So makikita natin yan. So titignan natin dito, no? Ito yung ginagamit kong tool. Hindi pa ako masyadong nag-upload ng breeding guide kasi ito na naman, nag-update na naman. Pero ito, sinishare ko sa inyo, chillaxie.com. Pwede nyo gamitin yan para makita nyo ano yung breeding cost ninyo. No? So, tingnan natin dito, inspector, breeding calculator. Ayan, breeding calculator. So, gamitin natin itong breeding calculator. Let's say, bumili ka ng virgin na Axie. Let's say, sabihin natin ang breed count is 0. Yung na-purchase mo siya, sabihin natin 0.1. No? So, 0.1 pareha, 0.1. na benta mo siya ng let's say sabihin natin 0. Floor price Axie na lang 0.08, sabihin natin ganyan 0.08. Ayan. So ibibreed mo 'yon kasi maganda yung breed, maganda yung skills ng Axie. Yung SLP na kailangan mo, ito 3,300, meron kang sabihin natin 10,000 SLP. Meron 33 SLP. Ayan. AXS held, so meron kang ilang AXS ang kailangan mo? Ito yung kailangan, no? Breeding summary, 4 breeds. Kailangan mo ng 8 AXS. Sa ngayon. Okay, so estimated loss, talo ka ng 5,000 pesos kung ganyan ang benta mo. Pero kung ibebenta mo yung mga anak, let's say sabihin natin, ha, ibebenta mo yung anak ng 0. Virgin to, ha, virgin, ha, sabihin natin, ibenta mo siya ng 0.1. No? Benta mo ng 0.1. Ibenta mo ng apat yan, 0.1. Binenta mo yung nanay, yung parents, yung tatay ng 0.08. So kumita ka, estimated profit ng 0.36. 1,000 pesos, $1,000. $1,044, kumita ka, yan ang profit mo. No? Considering yung presyo ng SLP, considering yung presyo ng AXS, no? So makikita natin yan. Total cost ng parent, 0.2. Ayan. Total sales mo, 0.536. Parents at children. So, ang total na kinita mo pala, pag nag-breed ka ng magandang skills na Axie, eh, profitable pala siya. Ano yung sinasabi ng iba na hindi profitable mag-breed ng Axie? Ayun ang kumikita nyo. Ngayon, bakit ka naman magbe-breed? Yun yung tanong mo sa sarili mo. It's either magpo-provide ka ng scholarship. Pangalawa, it's either magbe-breed ka ng mga Axie na gusto mong gawing meta sa next season. Which is yung ginagawa ng mga top breeders tulad ni AK. No? Tulad ng ginagawa nila yung mga Livox na guild members. Ginagawa ng Axie GG. Ginagawa ng mga YGG members. No? Na nagbe-breed sila ng Axie. Depende sa purpose. Kunwari, ano lang, pang mataas na rank na PVP. Pwedeng pang scholarship lang. No? May iba't ibang reasons bakit nagbe-breed. Pwede kang mag-breed dahil gusto mo lang mag-collect ng certain types of Axie tulad ko, yung yak, big yak, no? So, in short, makikita naman natin, ito, iko-compare natin yung cost, no? So, titignan natin 'yan. So, ibig sabihin pala, kapag ikaw ay nang snipe ng Axie sa marketplace, eh okay, goods na goods pa din, sabi nga ni ano, nung ni Rootless, no? Ayan. Kung maganda skills, syempre kung maganda skills, hindi ka naman magbe-breed ng Axie na hindi maganda skills, di ba? Eh, sasayangin mo lang yung SLP tsaka AXS mo ron. So, ngayon, no, in 24 hours, sabi nga, 11 bukas, the AXS cost per breed has been reduced from AXS, SLP. Ito na yung count, no? Ilan yung count before? 300, di ba? Dinoble. Dinoble, di ba? Ayan, so 600, 900, 15, 24, 39, 63, 10, 2.
Ano ba yung comparison before? Meron akong ano nun eh. Meron akong parang meron akong ano nun eh. Breed. Saan yun? Ito pala yun. Breeding cost. Yan. Ito, ayun o. From breed 1, 300. Breed 2, 600. So, compare natin yan. Ika lang ha. Compare natin yan. Wait. Yan. Compare natin to. Compare natin dito sa announcement. Yan. Ayan o. So, compare natin. Nasaan na yun? Ayan. So, compare natin. So, breed 1, dinoble. Sa breed 2, dinagdagan ng 300. So, basically, dinagdagan ng 300 bawat breed count. No? Bawat breed count, dinagdagan ng 300. Kasi, yung current ngayon, 300, kapag 0 breed, 300 lang. Ngayon, 600 na siya. Yung 2 breeds na, 600 ngayon, 900 na. So, from 300, so, yan yung comparison. No? So, tingnan natin, Axikos. Yan, oh. Okay, so, ayan na, no? Teka, ipapaskul ko lang dun sa ano natin para matandaan natin, ano? Okay, alright. So, ayan. So, tingnan natin. So, teka, bago ko tumuloy, basahin muna natin, no? Refresh browser sa CoinGecko. Bakit? Magkano na naman ba? Oy, 4.20 na! Grabe naman yan, mga lods! Grabe naman yan, mga lods! Ayan, oo. Magpapasko daw siya. O, dapat lang, welcome nyo na. Open heart. Dear one, hello. Storm Rage. Oy, Storm Rage. Refresh box. Ako, 4.20 na nga. Oo, new look, Sir Kuko. Si Inski Rizel. Shoutout sa'yo. May Di Mayang. Paano po yan, Sir Kuko? Gusto ko po itong bayad ko sa upahan namin po. Breadwinner kasi ako. Breadwinner? O, breadwinner. Gusto ko po ito. Gusto ko ito pang bayad. Huwag nyo iasa sa presyo ng SLP yung mga importanteng bagay sa buhay ninyo. Kasi ang SLP price ay pataas pa baba, parang spaghetti. Ayan. Anong website yan, Sir Cooks? Ano yan? Ang tawag dito, chillaxi.com. Chillaxi.com, mga idol. Mga mapagmahal kong idols. No, teka. Teka. Hello. Teka na, wala na ako. Eto na. Lilipat natin. Ayan, ano ba yan? Dami ko kasing tab eh. Alam niyo naman, pag busy tayo, no, marami tayong ginagawa, no? Sabi niyo naman mga... wala tayong ginagawa. Okay, ayan. Chillaxi.com. Teka, share ko lang. Teka, popost ko. Chillaxi.com. Yan. Ay, mali. Substack pala yan. Ito. Lipat ko. Yan. So, may mga tools akong ginagamit kasi syempre pag nagbibreed. No? Ayan, balik tayo doon. Okay. So, ibig sabihin, tinaas yung cost ng price. So, ano magiging effect nito? Usually, parang wala rin naman eh. Kasi, ang pricing din, usually nagdedepende yan sa kung ano yung sentiment or ano yung direction ng mga breeders kung magkano yung benta nila. No? Kasi kung tutuusin, halos wala rin naman changes. Kung tumaas parehas yung price ng Axi, no? Nagkakaroon nga lang ng mas mataas na burning rate. No, tingnan natin yung burning rate ng SLP. Which is good para sa mga scholars, no? Ganito 'yan, kapag ang mga scholars meron na silang buying power na bumili ng sarili nilang Axi, tumataas yung demand ng Axi ngayon, 'di ba? Kasi kung ikaw ang scholar, ang goal mo rin makagraduate ka. So, in other way, no? Kapag binibigyan mo ng buying power ang isang tao, may mas lalong bibili yan. Di ba pansinin mo, no? Nung maliit yung sweldo mo, hindi ka nakakabili ng mga gusto mo. Nung tumaas yung sweldo mo, may mga bagay ka na binibili na hindi mo naman talaga kailangan at nakakasurvive ka naman dati. Di ba dati, nung service crew lang, no, dati nagta-tricycle ka lang or naglalakad ka lang. Nung naging manager na, no, nagta-taxi ka na. So may mga ganun bagay. Tumataas yung budget mo, tumataas. 'Di ba? Kasi pag tumataas ang kita, ganun din. Pag tumataas ang kita ng isang scholar, 'di ba? Meron silang opportunity to buy their own Axi na hindi na sila manghihingi sa mga scholar nila, sa mga scholar manager nila, manager, baka pwede naman, 'di ba? Ay, baka tulog pa yung isa, baka di tinamaan. Okay. So, ano 'yan? Ganun 'yon. Isa 'yan sa mga epekto.
ng pagtaas ng SLPA, nagkakaroon ng buying power yung mga scholars na bumili ng sarili nilang aksye. No? In that way, di ba? Ngayon, ang mangyayari, yung mga scholar na bumili ng sarili nilang aksye at gusto na nilang mag-graduate dahil meron na silang aksye na gusto nilang laruin, ipapasa na sa mga nag-a-apply ngayon. Ngayon, cycle din ulit yun, di ba? So, mataas na naman. Di ba? Mataas na naman yung price. So, 4.20, ayun na naman, price check na naman. Hoy, 4.26 na ang SLP. Tumaas ba yung ano? Tumaas ba yung AXS? 3.379, bumaba nga eh. Di ba? Bumaba nga AXS eh. So, yung Ethereum, 1,157, oh, na, bumaba rin yung price. Di ba? So, tingnan natin dito sa AxieWorld.com. Ito guys, punta kayo dito, AxieWorld.com, sa tingnan nyo yung economics, tapos tingnan nyo yung charts. No, dapat kasi itong mga bagay na to inaalam nyo to eh. Ano, SLP issuance click nyo. Para hindi kayo naniniwala sa mga FUD. 'Di ba? Hindi kayo naniniwala sa mga FUD na 'yan. Mag-aral kayo, no? Aralin nyo, mag-research kayo. 'Di ba? Kumbaga parang pagdudahan niyo yung mga pagdududa. Paano niyo pagdududahan 'yon? Gawin niyo yung sarili niyong research. At kayo yung makakapag-decide kung tama ba talaga yung information na naririnig nyo. Kasi kung magbabase kayo sa mga YouTuber, mga content creator, kung ano yung mga pinagsasabi nila tulad ko, di ba? Tapos hindi kayo nagbe-verify, kayo po ang magiging kawawa sa huli. Kaya lagi kong sinasabi, don't trust, huwag kayo magtiwala. Mag-verify kayo, i-verify nyo yung information. Di ba? Ako hindi naman palaging tama sinasabi ko, hindi rin palaging on the spot, or hindi rin palaging on the time? Meron bang ganung word? No? Ayun oh, yung minted mataas na naman yung burning rate. So tingnan natin ha. Yung burn rate mababa, sobrang baba, no. Lamang na lamang yung minted rate ng 26 million. 26 million ang taas compared sa burning rate. So titingnan natin dito gaano karaming SLP ang mababurn dito sa bagong mechanism. So babalikan natin to bukas ng alas 11, titingnan natin kung maging mataas yung pagbaburn, no. Meron bang epekto yung pagbaburn ng ayung pag-i-increase ng SLP breeding, no? So ayan, sabi, the growth of the Axie Infinity community has been incredible, which is true. Nakita naman natin, sobrang bilis ng growth natin. Ako nga pati nga yung YouTube channel ko eh, from 10,000 subscribers naging 100,000 real quick, 'di ba? Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan. So ito uulitin ko ha, I can't stress this enough. Ano sinasabi ng team? We value your commitment to our community and we want you to feel a sense of ownership of what we've all built together. Lahat tayo ang nagbi-build ng game na to. Kasi eventually tayo din yung magiging may-ari. Kaya nagtataka ako sa mga tao kung bakit panay ang tirada nila, no? Dun sa mga developers na ang focus ay i-build ang maayos ang pundasyon ng Axie Infinity. 'Di ba? Tirada na tirada, hindi mo alam kung meron bang contribution sa community, 'di ba? O baka mamaya, no, organized trolls lang din yan. Organized FUD lang din yan. Alam nyo ba yung email na sinend sa mga content creators para magpakalat ng FUD? Na ginawa ng content ng video ng isang YouTuber na dating nasa Axie, ngayon hindi na siya nasa Axie, pero gumagawa pa rin ng content sa Axie. Hindi ko maintindihan. Diba? Clickbait, baby. Ayan, some of you have voice confusion. Ayan, worry and even frustration. Naiintindihan ng team yan. Lagi ko sinasabi, inuunawa pinakikinggan nila yan. Pero ang gusto nila ay sumagot sa inyo ng merong update na ibibigay. Alam naman, magbigay sila sa inyo ng palabok. Diba? Hindi tulad ng mga politiko na nagsasabi sa inyo na ito ang pangako ko. Isusolba natin ng drugs at ang krimen. Mga ganon, di ba? Magpapagawa tayo ng maraming Cherbanus, Emerut, di ba? Tapos pagdating, wala naman pala. Di ba? So ito, makikita natin yung ginagawa ng team, dun magre-reflect sa mga updates na ginagawa nila at yung data na nakukuha nila sa mga updates na yun. So, we recognize that this volatility makes it hard for our community members to value their efforts consistently. Hopefully, at the end of this update, you'll better understand that our occasional economic adjustments are our attempt to consistently reward skill and effort while balancing player and community growth. Diba? Kasi sa community, may iba't ibang types of community members. May mga iba't ibang types of players din. Players na nag-grind lang ng SLP, players na gusto mag-rank sa PvP, di ba? So,
Let's start with a couple of core Axie economic concepts, no? Kailangan maintindihan. Hindi nyo kailangan maging expert sa ekonomiya. Basic lang to, no? Pero kailangan intindihin nyo yung fundamentals na yon, no? The only way SLP can be created is through gameplay. Wala hong tinatagong SLP ang team. Diyos ko, tignan niyo yung mga addresses ng ano. Sabi ko sa inyo eh. Ito, ganito, tuturuan ko kaya. Click niyo yung contract ng SLP sa CoinGecko. Ayan, copy. Tapos, pumunta kayo sa Etherscan. Teka lang. Screens. Teka. Para makaparticipate yung nandito pala sa live. Nandito pala sila sa live. Okay, ganito gagawin nyo, no? Kinapin nyo yung contract address ng SLP. Tapos, i-paste nyo sa Etherscan. I-paste nyo, ha? Paste. O yan. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo yung mga wallet holders nung token na to. No? Content, contract creator, ito yun, address. Ayan. Ito ba yun? SLP ba to? Axie Infinity Token Contract. O yun, ha? SLP yan. So, ayan. Titignan nyo. ERC2 token events. Contract. Ayan, no? Internal transactions. Nasaan na yun? Info. Ayan, info. Asan na yun? Comments. Analytics. Ayun, no? Eto. So, titignan nyo dito. It balance. So, titignan natin dito. May kita natin yung holders dito. Saan nga ba yun? Saan nga may kita yun? Ether transaction fees. Ether transfers. Token transfers. Token transfers. Ether transfers. Ayan, no? Ayan. Kasi nasa Ronin na pala lahat. Botek. Nasa Ronin na pala lahat. Tika, tingnan natin. Aha. Ronin Explorer tayo. Kailangan nakikita nyo eh. Kung saan napupunta yun eh. Diba? Hindi yung puro chismis lang pinakikinggan. Diba? Ayan o. So, burn mint rate. Ba't nawala na naman yung burn mint rate natin? SLP token. Ayan. Transactions. Tingnan natin yung mga wallet holders. May kita natin yun dyan. Teka. Hindi, huwag na tayo mag-name drop. Bahala sila sa buhay nila. Ayan. Mm-hmm. Boss Ku, tingin nyo po, tataas Axie sa marketplace? Depende. No, the only way na isa sa mga magkakaroon ng reaction dyan is yung pag dumami yung bumili ng Axie. Tulad nga sabi ko kanina, di ba? Dahil tumaas ang presyo ng SLP. Ha? Ano yung tumaas? Oh, 4.31 na. Grabe. Okay. So, tumaas. Oh, grabe. Lumipad, oh. Wow. Ha? 4.6 na ba? Ah, sa Binance, 4.6 na? Ah, okay. So, anyway. Yun, balik tayo doon. Putol-putol yung video ko. Ba't putol-putol? Sakto lang naman daw eh. Gusto niya ng hoodie from FTX? Ay. Charita. Okay. Mukhang nagbag-bustle yun ngayon after ng sustain kaya pagpag-break kasi nagmamahal cost ng SLP side. Kung bumaba yung... Kasi ganito yan eh. Kaya din mababa yung floor price kasi syempre iba yung mga breeders nagda-dump, 'di ba? Pero profit pa rin, hindi naman sila magbebenta ng palugi eh. 'Di ba? Ikaw ba magne-negosyo ka ba ng magbebenta ka ba ng palugi? 'Di ba? Tignan niyo nga yung mga nagbebenta ng Axies diyan ng mga breeders. Hindi naman bebenta ng palugi 'yan eh. 'Di ba? Nagbebenta 'yan for profit. 'Di ba? Eh kung nagbebenta ka ng palugi, eh, nagpa-apekto ka sa mga FUD. 'Di ba? Nagpa-apekto ka dun sa mga sentiment na wala namang basis, baseless accusations. 'Di ba? Kung matindi yung accusations mo, dapat meron kang matinding evidence. Hindi yung puro ka lang screenshot, boy. Si boy screenshot ka eh. 'Di ba? Ayun, so balik tayo doon. Each SLP is the result of effort and skill. Ibig sabihin, hindi nagme-mint ang Axie team ng SLP, ang nagme-mint ng SLP yung mga players. Okay? Itigil niyo yung paniniwala doon sa mga tao na ano, nagtatago ang team ng SLP. Tatampalin ko kayo. Makikita niyo. Nasaan na ba yung?
Tara. Ayan, balik tayo doon. Anyway, yun. Kapag nagki-claim kayo, doon lang nami-mint yung SLP. Kapag nasa game nyo pa yan, kahit na ilang million pa yan na nasa game, no? Na inipon nyo since the beginning of the end of the world. Ay, mali pala yun. Sa paglalaro nyo ng Axie, pag nagki-claim kayo, doon lang nagmi-mint ng SLP. Doon lang nagmi-mint, no? Sa pag naglalaro pa kayo, naiipon nyo pa, nasa wallet, nasa game inventory nyo pa, hindi pa nami-mint yun. Hindi pa siya kasali dito. Hindi pa siya kasali dito. Nasa na yun? Nasa na naman yun? Ito pala. Ay! 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 Okay, so punta tayo sa contract address. Tapos, ito, may kita nyo ha. Yung holders sa mismo na section. Nasaan yun? Ito, for example, ha? ito. Balances. Makita natin. Para makita nyo, kasi may mga nagsisend ng screenshot, anong problema sa wallet? Alamin nyo kung sino yung ari ng wallet? Ayan o, oh, ayan o. Oh. Ito, AXS. Tapos makita natin, holders, ayan o, holders, oh. Ayan o, may kita nyo naman o, oh. Binance, FTX, Binance 15, Binance 16, Hobi, OKEX, no? So, yung mga wallet na yan, pwede nyo i-trace yan, OKEX, Deployer, oh, Henry.it, wow, okay, Coinbase, SushiSwap, Index Co-op, yung mga holders na mga yan, may kita nyo naman eh, transparent naman kung sino yung may hawak ng AXS. Di ba? So, balik tayo doon. Balik tayo doon. Ito na. Teka lang ha. Tignan natin yung SLP. Para hindi kayo nanguhula. Totoo ba? Ganito. Ito na. Oh, ito SLP contract. SLP. Smooth Lab Potion. ERC-20. Wala to sa Ronin ha. Oh, Binance 14. KuCoin. OKEX. FTX. Gate.io. Gemini. Binance. MXE. Mga exchanges yung may hawak ng pinakamarami. Ayun no, si AK, oh, grabe yung dami. 1.5 million SLP si AK. Quantity. Bakit? Si AK, siya yung nagpasimula ng scholarship. Breeder yan eh. Ang dami mag-breed yan. Diba? Breeder yan, oh. Pinakamarami, top 10. Top 10 holders. Oh. Mga exchanges. Hindi nagana yung special effects ko. Di ba nagana yun? Wow. Anyway. Balik tayo doon. Okay. So again, the only way na may mint yung SLP is through pag nagki-claim kayo sa token nyo na claiming. Okay? The only way Axie can be created is burning SLP. Pag nagbe-breed kayo. Each Axie is proof that a human played Axie Infinity for a certain amount of time. Ibig sabihin, ginamit yung Axie. Kapag merong new players, the only way they can play is there are more, kung merong mga Axies na available. Ibig sabihin, ganito lang po kasimple, nakikreate ang Axie, okay, dahil merong SLP. Yung SLP na yun gagamitin ng player na ibibreed niya yung Axie na yun. Okay? May bagong magkikreate na Axie. Yung bagong Axie na yun, pag nakita ng bagong player na okay yung Axie na yun, bibilin, di ba? So, ang sabi dito, this means that we need to think about the future demand shocks, no, to the Axie market and SLP when balancing the economy. We need to think, no? Tandaan nyo, bago po ito. Bago, no? Bago. No? Bagong konsepto ang play to earn. Axie lang ang nakakaranas ng ganito right now. No, Axie lang ang almost 4 years na, no, lumalaki, no, ganun. Lumalaki, ayan. Teka lang, iinom muna ako tubig. Ba't di gumagana sound effects ko? Ha? Huh? Gumagana ba? Ayan.
Boss Cook, may chance din po ba tataas value ng AXS dahil 1 AXS na lang needed for breeding? Iba-ibang factor. Iba-ibang factor. Ang AXS, ginagamit yan, no? Si AK ba yung pro player ang take? Hindi ko alam eh. Kung pro player, hindi, I think hindi. Pa-shoutout kay Jerome. Shoutout sa'yo. Ayan. Hindi, si AK yun. Anyway, so yun nga. We need to think about the future demand. No? Future demand shocks to the axis. Kasi, lahat to tinetesting pa lang eh. Lahat pa to experimental pa lang eh. Wala pa naman nakakagawa ng ganitong 1.6 million daily active users with 2 billion revenue. Tapos iisipin nyo, mag-rug pull. Kulit nyo ah. Anyway, ayun. So, tayong mga players, kumbaga tayo yung nagbibigay ng data sa team. Kung ano yung response ng mga changes na to, at yung changes ng behavior, market sentiment, bumagsak yung presyo ng Bitcoin, bumagsak yung presyo ng Ethereum, bakit hindi nyo sila sinisi? Ba't hindi nyo sinisi yung mga developers ng mga token na yun na walang ginagawa? Hindi puro SLP lang iniisip nyo? Halos lahat ng token bumaba. Tingnan nyo nga. Oh, bumaba lahat. Ba't di nga pagsisisihin nyo mga yan? Gulo nyo kausap ah. Tapos magre-reklamo kayo dito. Tika lang, asan na ba tayo? Balik tayo dyan, balik tayo dyan. Okay, puso, puso. Okay. So yun, kailangan intindihin at aralin kung paano magre-respond sa mga shocks na yun. Kasi hindi naman alam kung ano yung magiging... Parang ganito yan eh. Nagkaroon lang ng COVID. O hindi naman alam ng gobyerno kung paano susolusyonan nyo. Wala namang vaccine. Diba? Hanggang ngayon, magdadalawang taon na. May solusyon na ba? May vaccine na. Ganun pa rin. Ensuring long-term sustainability for the economy will rely on a combination of player growth. Kasi kahit anong bago natin ang breeding mechanism, kung walang player growth, GG tayong lahat. Kung hindi nag-grow, hindi lumalaki yung Axie, GG tayong lahat. No? Di pa ako galit. Nagpapaliwanag lang. Okay. New sources of demand for Axies. Ibig sabihin, ito ang focus ng team. New sources of demand. Ibig sabihin, bakit mo bibilin yung Axie? More than just playing the game, more than just earning, no? Hindi lang basta pagkita, di ba? Hindi ka lang basta kumita. Hindi lang basta kita ang pinag-uusapan. Bakit ka maglalaro? Kasi iba, ay, kasi sumali yung mga tao dito kasi kumikita sila eh. Ang goal ng Axie Infinity, no? Ang goal ng Axie Infinity, ganito yan ah. Ang goal ng Axie Infinity is makapag-provide ng fun, engaging, competitive game. Which is lahat naman ng game yun ang goal, di ba? Kapag ang game mo e play to earn lang, hindi masaya laruin. Ha? Di ba? Hindi masaya laruin. No? Yung crit, hindi masaya kabanding eh. Gio, hindi pa gumagana yung sound effects ko? Wala kang naririnig? Ba't ganun? Keyboard ko lang? Bad trip to ah. Grabe ka lang. Ni-scam ako ng OBS ko. Ba't kaya ganun? Pangit yung abanding. Anyway. Oo nga, wala sound effects. Kalmahan mo lang, General. Okay, wala. Joke lang. Wala tayong sound effects eh. Bad trip naman yung sound effects na to. Ang ganda-ganda ng usapan natin dito. Anyway, ayun. Ensuring long-term, if sabihin, source ng demand. Kaya inaayos nila yung free-to-play, yung battle version 2, yung land game, yung cosmetics, yung mga bagong pets, mga features pala, pets tuloy, features, tapos yung mga iba't ibang way kung paano mo mababurn or masasacrifice yung axi mo. Nasa roadmap po yan, nasa white paper po yan. Okay? Huh? Ha? Nasa white paper po yan. Diyos ko ka. Walang sound effects. Yan yun yung sound effects. Ang importante yung sinasabi ko. Anyway, an external organization subsidizing play to earn by sponsoring leaderboard seasons and tournaments. Ito. Player growth. Ngayon, ang nangyari ganito, di ba? Play to earn. Daming sumali mga tao. Kasi kikita tayo eh. Kikita tayo dito. Maglalaro ka lang. Kikita tayo. Okay. Anong next na gagawin? Dumami na yung mga players. Ang next na gagawin or ang
ang next na i-implement, eh, paano magiging fun, engaging, competitive yung game. Para mag-stay yung mga tao. Hindi lang kasi sila naglalaro dahil gusto lang nila kumita. Diba? Aminin nyo ha, umamin kayo ha, mag-comment nga kayo ha. Mag-comment kayo. Umamin kayo ha. Una, naglaro ka dahil kukita dito. Okay yun, walang problema, hindi po masama yun. Totoo, lumaki ang Axie Infinity dahil sa play to earn. No? No? Dahil na-expose yung play to earn na yan. No? Ngayon, aminin mo, nung kumita ka na, no? Nung kumita ka na, no? Aminin mo sa sarili mo kung nag-enjoy ka o hindi. Kasi kung nandito ka pa rin dahil kumikita ka lang, dapat nung hindi ka na kumikita, umalis ka na. Diba? Ganun lang, simple yun eh. Pero aminin mo sa sarili mo, nag-i-enjoy ka rin. Iba yung pakiramdam na nananalo ka na outplay mo yung kalaban mo. Iba rin yung pakiramdam kapag nanalo ka dahil sa crit. Diba? Diba? Pero iba yung pakiramdam pag natalo ka dahil sa crit, panalo ka na, tinalo ka pa. Diba? Aminin nyo. Oo. Nag-enjoy na daw siya nung kumita ka, eh di masaya para sa'yo. Diba? Kasi sa totoo lang, diba, marami talaga sa atin dito naglalaro dahil gusto lang kumita. Pero nung kumita na, nag-enjoy na, naghanap na ng ibang paraan para ma-enjoy lalo yung game. Pwedeng ganun eh. Hindi naman masama yun. Hindi masama yun. Diba? Hindi masama yun eh. Diba? Hindi masama yun. Ganun lang kasimple yun. Diba? So, if you're interested in diving deeper into our economic pala, hindi ko pala nasabi. So, sa external organization subsidizing play to earn by sponsoring leaderboard seasons and tournaments, pansin nyo ba? Dumami yung mga competitive players from other games. Nandyan na yung mga sikat na teams from other games na sumasali na ng Axie dahil napakaganda ng rewards na binibigay. Imagine mo, an ordinary player can earn compared dun sa mga, syempre, yung mga competitive players pa, mas lalong kumikita. Diba? No? Isipin mo yung Veggie Bite nag-crit. Diba? Ganun lang kasimple yun. Tingnan natin na magkano na yung price ng SLP. Oh, 4.34. Edi, wow. Okay, ganito kasimple yan, no? Axie population and long-term sustainability. So, click natin yan. Kung gusto nyo aralin mismo, is Axie Infinity sustainable? So, aralin nyo yung dalawa na yan, no? Ito yung pinag-usapan natin kagabi. Ito yung pinag-usapan natin kagabi. No? Ayan yung pinag-usapan natin kagabi. Pangalawa, ito, Axie population long-term. Okay. So, kung babasahin nyo, pinag-usapan din natin ito kagabi. No, advertising fees, sponsorships, non-profit organizations, yung mga teams, no? Government and donations, ito hindi pala ito nangyayari. Balay natin, gobyerno, no? Nagbibigay ng scholarship. Iba-ibang klaseng scholarship. Diba? So, balik tayo doon. The Axie economy needs to be balanced by rewarding everyone's immediate efforts while supporting long-term plan for community growth. Ibig sabihin, kailangan balanse dun sa mga play-to-earn gamers or players, no? Tsaka dun sa mga play-to-win, no? Play-to-win yung talagang gusto nila maging nasa competitive, nasa scene sila, nasa top leaderboard sila. No? There are some considerations that can be hard for some of our community members to grasp. Hindi, ito yung sabi nila na may mga considerations na yung mga community members ay nahihirap ang unawain. Lalo na, nung nagsimula sila sa Axie, maraming mga players na bago sa Axie na may expectation na yung in-game economy ay hindi realistic at hindi conducive for long-term growth. No? Thanks in advance for your understanding as we learn together how to balance the economy in both long-term and short-term. Tandaan nyo guys, tandaan nyo, bago po ito. No? Bago po ito. So, lahat tayo, sabay-sabay tayo na nadi-discover yung mga bagay na yun na hindi pa natin alam. Kasi Axie pa lang naman ang nakakagawa niyan right now. Axie pa lang naman. Diba? Hindi ko sinasarado yung pintuan na magagawa yan ng iba. Pero, yung mga ibang games, tignan nyo ha, may mga scholarship na nga rin sa ibang games eh. May mga ganong concept na rin, diba? May mga breeding, halos pinattern, diba? Kumbaga, kumuha sila ng inspiration, kumuha ng idea, kumuha ng concept, hindi ba sama yun? Ang importante, no?
tayo, sabay-sabay, inaaral kung ano yung meron doon sa, nadidiscover natin ng mga bagong problema, mga challenges, at inaayos, no? Inaayos yung pinaka-importante. Axie growth is cyclical, which means we need to take into account both current and future demand for Axies. Ibig sabihin, cyclical, hindi palaging pataas. Oo, bumababa yan. No, tumataas, bumababa. Hindi naman pwedeng palaging pataas, hindi rin naman palaging pababa. Kung, lalo na kung may binibuild, may ginagawa naman yung team. Diba? When we make economic adjustments, while our veterans have seen these cycles many times before, no, veterans, hindi po ako veteran, pero ako ilang beses ko na nakita yan. No? Just as when Axie price dropped from 0.18 to 0.0028 in 2009, wala pa ako nyan, it can be a bit unnerving for our new players. Yung mga new players, syempre, may mga sentiments yan kasi pumasok na mataas ang presyo. Eh. Pero ngayon, congratulations, isa na kayo ngayon sa magiging veterans dahil na-experience nyo na yung ganyang cycle. No? Pag na-survive nyo yung mga cycle na yan, ay may immune na kayo, maintindihan nyo kung bakit kami ganito magsalita. Okay, our growth projections for 2022 suggest, okay, may projection yung team. Our growth project suggests that we will require tens of millions of Axies for the future onboarding, the boarding rush that we expect with the launch of our Ronin Dex and Battle Version 2. Okay. Bakit hindi pa nilo-launch yung Ronin Dex? Bakit hindi pa nilo-launch yung Battles Version 2? Kasi hindi pa tayo ready. Hindi pa ready ang team. Let's say sabi natin sa server, no? Hindi pa rin, malay natin, hindi pa rin tapos yung Ronin Dex. Battle Version 2 hindi pa rin ganun kaswabe. No, hindi pa rin ganun ka-balance yung mga Axies doon. Hindi pa rin maunawaan kung paano yung free to play ng mga iba. 'Di ba? So, no. Ibig sabihin, ilalabas nila ito kapag luto na. Mahirap naman maglabas ka ng pagkain na hilaw. Eh di madi-disappoint ka lang. Mahirap din naman maglabas ng pagkain na tutong. Eh di mas mababa trip ka naman. 'Di ba? Ganun ho kasimple 'yon. Kailangan nasa timing. Kailangan na yung right factors ready na. Yung tamang ingredients pwede na. 'Di ba? Kasi masarap ang pagkain kapag ni-ready na 'yung tamang ingredients. 'Di ba? Magandang tanghali sa iyo Aldrin Lakap Nuki, Brian Baluyot Navarro. Shoutout sa iyo Arman Gutierrez Laderas. Muntik ka na madulas sa feature, sabi ni Rob Stevie. Ayan, follow, yeah, maraming salamat Joe Jeff Maghanoy. Newmi pa shoutout sa TKB on Poocoin. Ano 'yun? Hindi ko alam 'yan. Cooks, anong part 'yung mouth mo? Parang lamkos from 'yung pout ng mouth ko. Ano yan? Cosmetic yan. Cosmetic. Cosmetic yan. Makikita nyo yan sa... Nasa... Makikita nyo yan soon. Basta. Ayan. Sabay-sabay natin i-report YT account. Ayan. Kung legit gamer ka, yung kitaan third prio lang yan. First prio yung enjoyment, laro. Second prio magkaroon ng mga bagong kaibigan. Mark Arboleda, tama yon, no? Kung legit gamer ka. Pero again, guys, huwag natin i-deny na most of the players right now sumali sa Axie Infinity because of the hype. No? At ang sagot ng Axie team dyan, no? Kailangan natin balansin para yung susunod na hype, eh swabe na yung server. Pwede na mag-PVP match. Pwede nang ibang game modes yung lalaruin mo. Battle version 1, battle version 2, may LAN gameplay, may software development kit, may other games, may mini games, may other games within the Axie Infinity. Ganun po yung ibig sabihin ng Axie team dun. Okay, ganun po kasimple. Sabi ni Raven Estuada, Ariel Jedo Cruz, Joshua Jogno, shoutout sa inyo. Toxy Gaming, sir, kuko na try niyo na rin po ba yung buy ng direct web? Na-try ko na ang tagal, inabot ako ng 6 hours, nasa bakasyon ako noon. Hindi ko lang alam kung naayos na ng ramp 'yon. Yeah, Christian Mirabete, shoutout sa iyo. Banchan, shoutout sa iyo. Dami na bumibili ng SLP since predict na nila tataas sobrang SLP sa update, kaya grabe pump ngayon. No, grabe ang pumpinator. That's the pumpinator. Pumpinator, let's go pumpinator. Ayan, so tatagal pa ang Axie, how many years, sir? Michael Salvador, no? Yung tagal ng Axie nakadepende sa community kasi may AXS staking, no? Nakadepende yan. Ngayon, ang ginagawa ng Axie Devs right now is binubuo yung foundation, no? Binubuo yung foundation ng game para kapag tin-transition yung game sa community, eh mas tatagal pa tayo lalo. Di ba? Yun ang ginagawa ng Axie team right now. Inilalagay yung tamang ingredients para magtumagal ng tumagal yung game. Kasi pag pinasa na yan sa community, hindi natin alam, 'di ba? May mga community members na gusto lang tayong pakinabangan. Community members na tinitake advantage yung ating fear, yung ating uncertainties, tinitake advantage yung ating doubts. Pero kung naniniwala ka sa game,
di ba? Suportahan mo yung game, no? I'm not saying maging blind follower ka. I'm not saying magkaroon ka ng toxic positivity mentality. Don't deny the fact na may problema, may issue ang Axie. Yes, meron. Pero ang kagandahan ng ginagawa nila ng paraan. Ganun kasimple 'yon, no? No? Pa-shoutout kay Brian Sombero, Bryson Gaming, shoutout po sa inyo. Thank you for being solid ka, bro. Maraming maraming salamat. Ganun po kasimple yung mga Axie Poweba. Axie Poweba. Oh, Pumpinator. That's the Pumpinator. Let's go, Pumpinator. Buti na lang naka-hold 20k SLP ko. Sabi ni Esports IO, JR Saldana, aga naman mag-dump ng iba. Oh, yan yun sila. Ganun talaga eh. May mga tao nagda-dump agad, may mga taong bumibili. May ganyan ang market, which is make it good dahil may ganyan. Di ba? Mm-hmm. Shoutout kay Kenneth Cruesma. Ayan, buti na lang. Sabi niya, bali 2022 pa ron index saka Battles V2. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung 2022 pa yan. Basta ang importante ito, isipin nyo. Pag nilabas yan, ready na. Pag nilabas yan, ito na yung next bull run ng Axie. Pag nilabas yan, kayang-kaya ng saluhin, no? Kayang-kaya ng saluhin ng Axie, ng community. 'Di ba? Yung mga may mga fear, uncertainty and doubt ngayon, okay po 'yan. Okay lang 'yan. Okay, okay lang 'yan. Kasi alam niyo, ang makakapag-satisfy lang sa inyo eh yung experience po din niyo. No, hindi ko po kayo masasatisfy. No? Hindi ko po mabibigay sa inyo lahat, no? Pero ang punto dito is pag meron ulit panibagong wave of fear, uncertainty and doubt, kayo na yung magsasabi dun sa mga bago na na-experience nyo na yan, no? Kapit lang. Diba? Kapit lang. I'm not saying mag-stay kayo dito. I'm not saying mag-invest kayo ng malaki dito. What I'm saying is, maglaro kayo dito, enjoy nyo yung game. Pag hindi kayo nag-i-enjoy, umalis na lang kayo. Kasi bakit ka pa mag-i-stay kung nasasaktan ka lang din naman? Bakit ka pa mag-i-stay kung niloloko ka lang din naman? Bakit ka pa mag-i-stay kung... Huwag na, bahala na. Iba na, iba na yun, ibang topic na yun, ibang topic na yun. Mali. Okay, Mustachio is na yan. Sorry, nakairid away ako. Ayan, Sir Tuko, sa tingin nyo po ba, lalong magiging mainit sa mata ang BIR yung pagtaas ng SLP ngayon? Bertos Veloso Juanito Jr., eto lang ang masasabi ko pagdating sa BIR taxes. Mag-file kayo, mag-declare kayo, mag-comply kayo sa batas, wala kayong magiging problema. No? Magandang problema yung kumikita ka, nagbabayad ka. Kesa yung kumikita ka at nagtatago ka. No? Mas masarap ang tulog sa gabi kung wala kang tinatagong masama. Mas masarap ang tulog sa gabi kung alam mo sa sarili mo wala kang ginagawang mali. No? Pero may mga tools dyan. Nandyan ang Taxumo. Shoutout sa inyo. Nandyan yung mga accountant natin. Maghanap kayo ng mga accountant nyo na pwedeng tumulong sa inyo kung paano magpo-proseso ng mga yan. Kasi ito ang masasabi ko. No? No? Pag umabot sa point, ito na yun, ito yung sinasabi ko kanina. Pag umabot sa point na ang gobyerno mismo ang nagbibigay ng scholarship, congratulations sa mga nagsimula. Congratulations sa mga nagstay. Di ba? Isipin nyo yung mass adoption, yung possibilities. Di ba? So again, historically, whenever we've launched features that have reduced friction and increased utility for Axie, we've seen a surge of breeding to account for the increased demand of Axies from both new players and veterans alike. Ibig sabihin, bawat updates, laging tumataas yung breeding activities. No? If you don't have enough SLP, pag ito sinasabi, ay, babagsak ang SLP kasi walang, ano yan eh, walang limit yan eh. Oh, ito yung sagot. Intindihin nyo yung sagot. If you don't have enough SLP to meet this upcoming surge in demand, kailangan natin ng 10 million Axies. Ilang population ng Pilipinas? Ilang population ng buong mundo? Ilang population ng Valorant? Ilang population ng Fortnite? Ilang population ng ML? Ilang population ng League of Legends? Ilang population ng mga game na yan? Pag winelcome natin yan, tas walang SLP, gusto nyo magkaroon ng limit yung SLP, edi magmamahal yung SLP, magmamahal yung Axie, papasok pa sila sa game? Hindi na papasok yun, mahal eh. Explain lang ta. Okay. Gamit tayong common sense, ha? Okay, we will have a situation where the price of SLP surges very high initially. Umabot ng 20 pesos, di ba? Mga ganong presyo. Initially. To meet the demand, but then, crashes back down, bumagsak. As a growth normalizes, nagno-normal na eh. Lumipad dahil tumaas yung demand, tataas talaga presyo ng SLP. Kasi konti yung SLP, mas mataas yung burning rate.
Tandaan nyo, mas mataas yung burning rate last time. Nasaan ba yung Axie Economy na yun? Axie Economy, Axie Economy, Axie Economy, baby. Where are you, baby? Baby, where are you? Ay, nawala. Axie Economy, where are you, baby? Ayan. Yan lang, ha? Kaya tumaas yung presyo ng SLP dahil mas mataas yung burning rate. Nalagpasan ng burning rate ng breeding yung demand. Diba? Kaya tumaas. O ngayon, na sinasabi dito, no? Nung tumaas, kulang yung SLP. Kulang na kulang eh. No? Nung tumaas yung presyo ng SLP, kulang. Kasi mataas yung demand. Parang mangga yan. Pag season, mahal. 250 ang isang kilo. Pag hindi na season, 80 pesos na lang. Diba? So magno-normalize yung growth. And more SLPs created by players. O ibig sabihin, tumaas yung demand. Tumaas yung demand, lumipad. Tumaas yung SLP. Dahil tumaas yung demand, maraming players ang nag-mint ng SLP. Ngayon, ngayon bumaba na yung price, marami na nang may mint eh. Mas tumaas yung ano eh, mas tumaas yung supply eh. Bumaba, nag-normalize. Toot! O ngayon, doon ngayon gagawa ng paraan ng Axie kung paano ulit dadagdagan, no? Paano ulit magkakaroon ng para tumaas, mabalanse. Mabalanse yung presyo. Meet halfway. Hindi pwedeng mataas palagi kasi pag mataas, mataas presyo ng Axie, hindi papasok yung new players. Pag masyadong bababa, no? Magbebentahan yung mga tao, aalis yung mga tao. So kailangan dapat nasa gitna. Para magi-stay yung mga tao, sustainable long term, hindi pwedeng isang bagsak kita lahat agad and then bye-bye. Ponzi scheme yun. Diba? Get rich, fly by night yun. Hindi naman pwede yung mababa naman palagi, mag-aalisan yung mga tao. So, kailangan nandun tayo sa pantay lang. Pag, sabi nga nila, pag sobra, masama. Pag kulang, masama din. So, kailangan dapat balance. Okay? So, one could even argue that SLP issuance was too low in the pre-Ronin era. This created a massive surge in SLP price that was short-lived and ultimately caused unrealistic expectations around the Axie economy. Ayun na nga yung sinasabi, no? Unrealistic expectation. Dahil akala nung iba, consistent na 20 pesos, 15 pesos yung SLP. Oo? No? Ganun yun eh. Ganun talaga yun eh. Di ba? All of that said, we don't want this growth. Abi ng team, we don't want this growth planning to disrupt your current efforts. Mamili ka! Bayan o sarili! Mamili ka! Axie o sarili. Ganun yun eh. Bayan o sarili. Axie bayan. Sarili ikaw, di ba? Mamili ka. Get rich quick o get rich possible. Di ba? Mga ilan yung balance, hindi natin alam. Depende yung balance na yan sa grow tsaka sa demand. Tsaka sa supply na meron ng SLP. Maraming factors eh. Ang importante dito, intindihin nyo, ang importante dito, healthy economy. Balance. Di ba? Balance. Okay? We've been looking, ito yung lagi ko sinasabi. Guys, kapag kayo magbibigay ng suggestions, ng feedback o whatever, maganda na samahan nyo ng data. Hindi pwedeng manghula lang kayo, hindi kayo pwedeng maging expert, wala naman kayo pinapakita. Hindi kayo pwedeng mag-accuse ng isang tao, ng isang organization, nang wala kayong solid hard evidence or data na ipapakita. Kasi kung wala kayong data, ano lang yan, feeling expert ka lang. Diba? Ito yung data, actual data. Yan ang basihan. Huwag kayong magbase dahil nararamdaman nyo lang, dahil ito yung dapat sa tingin nyo, ito yung tama. Kailangan may data kayo. Merong basis. No? We've been looking at data around the Axie breeding economy for weeks now. For weeks, ibig sabihin, ang tagal na nila pinag-aaralan. Hindi yan basta-basta kasi. Hindi yan pwedeng one day lang, makakaroon agad sila ng solution eh. Hindi yan, hindi ganun. Dapat ma-observe mo yung behavior. May data ka, anong behavior ng mga tao, anong behavior ng mga players, anong behavior ng mga breeders. Tapos, kaka mag-iisip ngayon kung paano mo babalansin. Kasi kapag hindi mo pinag-isipan yan, nako, sabi ko sa'yo, madidisgrasya ka lang. No? Basko kung ano kayang mangyayari kapag di pumatok yung land gameplay. Anong mangyayari kapag pumatok ang land gameplay? Yun ang tanongin sa sarili mo. Di ba? Yun ang tanongin mo sa sarili mo. Bago ka magtanong kung ano yung negative, tanongin mo rin kung ano yung positive, tapos saka mo balansehin.
Ganun yun eh. Di ba? Parang ganun ginagawa ng team eh. Ano yung negative na nangyari? Yung implication ng sobrang taas ng demand tapos kulang yung supply ng SLP. Di ba? Ito yung negative, ito yung positive, tapos babalansihin nila yun. Ganun din dapat yung practice mo. Tingnan, okay lang yun. Ano kaya yung maging negative effect kapag may land gameplay? Pag hindi pumatok, okay, ito yun. Pag hindi yung may effect, naku, sayang yung investment natin. O anong gagawin mo ngayon? Based on, dapat meron ka palaging ano eh, SWOT analysis. No? May strength, may weakness, ano yung kailangan ganun. Dapat, hindi pwedeng positive ka lang. Hindi ka, oh, I believe in the devs, I believe in Kuku, I believe in ganito. Ganun. Hindi pwedeng ganun. Wag ganun, masama yun. Wala akong pakialam kung maniwala ay sa akin o hindi. Ang pakialam ko ay paniwalaan yung sarili nyo at yung ability nyo na mag-decide for your own. Kaya binibigay ko yung mga information na to para magkaroon kayo ng informed decision. Hindi dahil, naniniwala ko siya din, solid depth supporter, wag ko, blablabla. Diba? Di ganun. Dapat meron kayong sarili nyong pag-iisip. Diba? Kailangan balance eh. Hindi masama maging negative. Hindi masama may pagdudahan. Hindi pag tanungin yung sarili mo. Okay lang yun. Kasi doon ka nakakaisip ng paraan kung paano makakasurvive, kung paano mag-a-adjust kapag dumating yung mga senaryo na yun. Eto, tanungin yung sarili mo. Paano kung naging piso yung SLP? Paano kung naging 50 cents yung SLP? Meron ka bang backup plan? Meron ka bang ibang solusyon? Diba? Meron ka bang paraan para makasurvive? Ika nga, di ba, kung magaling ka na steward, no, hindi ka basta-basta gumagastos lang. Hindi ka basta-basta alam mo yon, dapat meron kang savings. Dapat meron kang ibang other ways to earn income. Di ba? Dapat meron kang ibang ways paano makaka-survive sa problema. Di ba? Dapat may plano. Magsiguro, I am ready. Servisyon totoo. Ay, mali pala yun. Okay, mali. Meron po ba yung accessories sa mga Axis pang tulong din yung mag-burn? J2, good question. Posible. Hindi ko masasabing meron, pero posible. Pwede, oo, meron. Pwede hindi. No? Yun. Oo, di ba? Yan. Shoutout sa'yo, Jewel Condes. Oo. Inuman tayo yung tubig. Marami pa kayong natututunan dito. Okay, balik tayo doon sa data. Pag-usapan natin yung data. Unawain natin ang data na ito. Ayon sa ating tiktik. Ay, mali pala yan. Badyari pala. Okay, ito yung data, no? SLP supply. Tapos, itong nasa baba. Ito yung burned. Ito yung minted. Ito yung SLP supply left. So, kung mapapansin nyo, yung minted tsaka yung burn rate, mas mataas yung minted noong mga time na to, no? Yung burn rate, ito, kung mapapansin, ito yung mga panahon na nalagpasan niya yung dami ng na-mint kesa sa na-burn, no? Ayan, no? So, kung mapapansin nyo, yun, SLP supply changes. So, kailangan balance para yung price ng SLP hindi overpriced, hindi underpriced, pero balance. Yun po ibig sabihin ng team. Pinaliwanag ko na yun sa inyo sa Axie World kanina, no? So, balik tayo dun. Ito, Delphi Digital. Source, Delphi Digital. Ayan, ha? Baka pagdudahan nyo Delphi Digital, may insider trading kasi isa sa mga ano yan. Diyos ko! Diyos ko talaga. Diyos ko na lang. Growth, while still strong, has been slowing down due to concerns over an imbalance in the amount of SLP minted versus burned per day. Ibig sabihin, bumagal yung growth natin. Maraming mga tao na hindi muna sumali o hindi muna nag-axi dahil hinihintay nila yung balance. No? Hinihintay nila yung balance. Okay lang yun. Bumagal eh. No? Bumagal. No? Ayan yung observation. Volatility in AXS and SLP price has caused large fluctuations in the breeding fee. Ibig sabihin, yung fluctuations ng AXS at SLP, di ba, talagang bumuhos. Bumuhos dahil dyan. AXS, a proportion of the breeding fee has inflated which has taken away from SLP utility within our economy. AXS is now over 80% of the breeding fee. Ibig sabihin, no, masyadong tumaas yung AXS dahil doon sa result na yun. Sa kagustuhan ng team na maging balance yung pagbe-breed, pagbe-burn,
no, at yung pag-growth, no, nagkaroon sila ng update ng AXS. And then nakita nila, uy, may kailangan baguhin dahil sa nangyayari ngayon. So binago na naman nila ngayon. No? So kailangan binabalanse. Kumbaga, kung hindi na balanse 'yon, tatanggalin mo 'yung isa, 'yung bigat ng isa, and then para magbalanse ulit. Pag bumigat naman 'yung isa, tatanggalin mo naman 'yung factors dito, kung ano 'yung nagpapabigat dito, dito pala sa baba, pwede para magbalanse siya ulit. Ganun 'yun eh. No? Today's breeding feed changes come as a result of this observation. Kaya may bagong changes na naman ngayon. No, we know many of you are excited about this change. We are still early in our journey, but we are learning every day. Yun ang pinaka-importante. We are still early in our journey, but we are learning every day. We are learning, okay? While we are currently making these changes manually kasi inaaral pa eh. Long term, we'd like to outsource management of the economy either to intelligent machines. Ano ibig sabihin intelligent machines? No? Ibig sabihin yung mga, 'di ba, nakita niyo yung post ni Gio na Nansen.ai, Delphi Digital. May mga systems, no? May mga computer programs na kapag parang ganito 'yan, 'di ba? Alam niyo, basic. Alam niyo yung fuse sa mga extensions, extension wires, 'di ba? Dati yung mga extension wires, plug ka lang ng plug eh. Ngayon yung mga extension wires, meron ng mga fuse. Tapos yung iba may mga pwede mo na remote eh. Diba, i-remote mo? No? Yung mga intelligent machines. Ibig sabihin, kapag sumobra yung fluctuations, babalansi yung machine. Pag sumobra yung kuryente, babalansi yung fuse. Yung pasok ng kuryente para hindi masira yung gadget mo. Di ba ngayon yung may mga circuit breaker na kapag nag-brown out tapos may sudden surge ng electricity, may mga circuit breaker na automatic na lang, kahit di mo na ikaw yung magpapatay, may magta-shutdown na lang ganun. Parang ganun. Yun yung sinasabi nalang intelligent machines. No? Or informed members of the community. Informed members. Ibig sabihin, these are the people that understands the situation doon sa field at doon sa nangyayari based on the statistics. Ibig sabihin, tayo yon, hindi selected. Kung informed member ka, kasali ka doon. Pero kung magbabato ka lang ng kung ano-ano, kung magsasalita ka lang ng walang basis, hindi ka informed. Kailangan informed ka. Kaya nga, iba talaga eh. No? Iba talaga ang may alam. I am ready. Sa revision, mali na naman, iba pala yun. Okay. So, we hope to ultimately implement an auto-balancing system that will adjust the AXC and SLP proportions of the breeding fee to be both stable in dollar and fiat terms. Ibig sabihin, ito maganda doon. Let's say sabihin natin ang breeding fee, 1 AXS, tapos 600 SLP. Ang halaga nun sa peso, pag kinumbine mo yung cost ng AXS at SLP, sabihin natin 10,000 pesos. Ngayon, pwede na mag-adjust yung SLP tsaka AXS, pero 10,000 pa rin yung equivalent. Kasi sabi diyan eh, dollar fiat terms eh. 'Di ba? Para yung fixed price or yung floor price naka-stay pa rin, naka-stable pa rin. Nagets niyo ba? 'Di ba? Ganun, naka-stable pa rin, no? And in relation to each other. This is a bit harder technically, mahirap kasi wala pa naman nakakagawa niyan. Technically, mahirap. Pag nagawa natin to, aba, imbaneses. Oh. Okay, but something that we hope to roll out in the future. At least for now, as we experiment with creating new digital economy, more active management from Sky Mavis may be required. Ibig sabihin, no? Marami pa tayong kakainin bigas. Ang tanong ko, ito lang, ganito lang kasimple yun. Ang tanong ko, sa narinig, sa nabasa, at nakita nyo right now, at na-experience nyo right now, mag-i-stay ka ba? Diba? Mag-i-stay ka ba? Ang tanong ko sa inyo, worth it pa ba? Hindi ko sasabihin ko naniniwala ko, hindi, wala akong pakialam dun. Ang tanong ko sa inyo, naniniwala ka ba sa sarili mo? Sa kakayahan mo na mag-decide para sa sarili mo?
sa kakayahan mo na mag-isip at gumawa ng action based sa mga changes, kaya mo bang mag-survive? Kaya mo bang mag-thrive? Kaya mo bang mag-adjust? Kaya mo bang mag-isip ng mga tamang decision, ng mga tamang gagawin, depende sa mga pagbabago. Diba? Yan. Possible balance price. Yes, possible. Kasi sabi dito, yan, ayun, ayun, we hope ultimately auto-balancing based sa fiat dollar and fiat terms. Ibig sabihin, hindi na natin pag-uusapan kung Ethereum, kung AXS, SLP. Pag-uusapan na natin yung generic fiat terms, peso, dollar, value terms. Magkano bilhin mo sa Axie mo? 30,000 pesos. Magkano bilhin sa 5,000 pesos? Hindi na 0.8, 0.4, 0.3. Hindi na ganun. Diba? Diba? Ganun yun eh. Diba? Sabi ni Nigel de Matawaran, shoutout sa'yo. Sana magpunta tayo sa Baguio as a friend. Jay Ju, shoutout sa'yo. Magso-survive. Yung. Sabi ni Grace, uy, Francis Maglangit, kayang-kaya lahat. Yan, huwag kayong maniwala sa akin, bad yun. Please. Huwag ko kayong maniwala sa akin, please lang. Huwag niyo akong pagkatiwalaan, huwag ko kayong maniwala sa akin. Maniwala kayo sa kakayahan ninyo na binigay sa inyo ng ating may kamat. Itaas ang panyong puti. Itaas. Sabihin nyo. Joke lang. Okay. Yan, Jega G, shoutout sa'yo. Yan, Gian Baulo, shoutout. Good job to the devs. They are doing their best talaga. Jem Yao, shoutout sa'yo. Mas okay pinag-isipan nila mabuti bago gumawa ng changes, sabi ni Ryu. Isang maling update lang, magkanda leche-leche-lachan. Baka lalong mapasama. Tama si Ryu. Di ba? Baka lalong mapasama. No, Kicks Vincent, Rosaluna, mga anong price kaya mag-stable yung price, sabi ko nga, sabi din nila, depende talaga yan sa demand and growth and supply. Maraming factors eh. Pero importante, balance eh. No, importante balance. Okay, ganun po ibig sabihin. Makakabenta ko lang kahapon ng lahat ng SLP ko tapos biglang taas ngayon. Masama 'yun, okay pag mamaram sa mayan. Oh, pag mababa SLP, minumura nyo kami, minumura nyo devs. Pag mataas SLP, minumura nyo pa rin sila. Ba talagang gusto nyo? Di ba? Oh, sayang walang sound effects. Ayan, naniniwala kami. Amen. Shoutout sa iyo, JR Talagtag, Patrick Lorenzana, Danao Still Believing, Lakad Matatag, De Chavez Jacob, ano po pwede gawin pag nakabili ng banned access? Hintayin mo ma-unban. O kaya panoorin mo everyday na nakapulay pula siya. De joke lang. Ayan. Gamer Z, shoutout sa iyo. Mark Lustina, sa totoo lang, na-abuse naman talaga ng ilang breeders yung hype. Dati konti lang tinaas ng breed cost pero overpriced sila magbenta. Well, ganyan ang market eh. That's the market. That's how market. Diba? Ganyan talaga eh. May nagbebenta ng mababa, may nagbebenta ng mataas, may nagbebenta ng tama, may nagbebenta ng kung anong gusto nila. That's open market. Free market yan, mga kapatid. Free market. Okay? Walang nagre-regulate ng SRP, walang nagre-regulate ng ganito ganyan, walang DTI na magsasabi sa'yo na dapat ganito ang presyo. Diba? Yung market ang magde-decide kung gusto nilang bumili, yung tao yung magde-decide kung gusto nilang bilhin yung aksi na yun o hindi. Nasa sayo yan. Ngayon, ito sinasabi ko. Binibigyan ko kayo ng informed decision para makagawa kayo ng mga decision na sa tingin nyo tama para sa inyo. Pag sa tingin nyo hindi tama yon, maraming content creators na magbibigay sa inyo ng additional informations about kung tama yung magiging decision nyo. Kahit makinig kayo sa mga negativity na yan, okay lang, nasa sa inyo yun. Now, whatever you feed in your mind becomes stronger, whatever you don't becomes weaker. Kung pinifeed mo yung sarili mo ng negativity, nakikinig ka sa FUD, yung decisions, yung actions mo, ganun kasimple, yun din yung gagawin mo. Negative mindset, negative actions. Ganun lang yun. Okay? So, ngayon, isipin nyo, pero ito dapat balance. No? Hindi laging puro positive. No? Positive mindset plus negative thinking. No? Balansehin mo yun. Meron kang informed decisions. No? Kailangan meron kang calculated risk, hindi yung basta risk ka lang ng risk. No? I'm not teaching you anything or any principles here. I'm teaching you to decide it for yourself. Mag-research kayo, mag-aral kayo, magbasa kayo, manood kayo, no? Mag-observe kayo. Hindi lang basta kayo naniniwala kung kani-kanino. No? Ayoko mag-create ng clickbait content in response to whatever mga video creators or content creators na yan. Ang goal ko, magkaroon kayo ng informed decisions. No? I consider myself as a tour guide. Tour guide ako eh. Tour guide naman talaga ako dito. Yun ang trabaho ko dito sa Cebu. Nagtuturo ako ng mga guests.
Hindi ko kinakahiya 'yun. Na ang sarap ng trabaho kaya noon. No, magga-guide ka, no. Oh, kaya 'yan, 'yun, no? No? 'Yun ang gusto kong gawin, no? Oo, daming flavor. Yan, Adrian De La Cruzado. So, shoutout kay JR Mercado Silva. Ayan, shoutout kay Jess Junicio. Kanina pa ako naka-live, Carm Charm. 1 hour and 30 minutes. Yan. Love everything you say here. Maraming salamat, Bryson Gaming. Magmamahal po ba lalo AXS sir ko? Depende po yan sa market sentiments. Depende po yan sa effect ng update. No, hindi lang porkit nag-update, tumas. May update na bumaba eh. Diba? So, depende po talaga yan. No? Depende sa tao yan kung bibili sila ng AXS right now. Depende sa purpose mo yan kung bibili ka ng AXS right now. Ito yung tanong ha. Pag nagtanong, ito yan ha. Ito sasabihin sa inyo ha. Pag nagtanong kayo ng presyo, ibig sabihin, hindi pa enough yung conviction mo, no, para makapag-create ka ng sarili mong decision. Kapag binabase mo ang decision mo based sa sinasabi ng ibang tao, delikado yan. Kailangan ikaw mismo, meron kang informed decision kung bibili ka. Tanungin mo yung sarili mo kung bibili ka ng AXS, ng SLP, ng Axie. Dahil, no, sa sole purpose mo na yun, magde-determine kung ano magiging direction mo dito. Sa kahit anong venture, kahit anong game, tanungin mo yung sarili mo, bakit ka bibili ng token? Pag ang gusto mo lang, eh, mag-trade ka, mag-aral ka mag-trade. Pag gusto mo na mag-invest ka dahil naniniwala ka sa project, aralin mo bakit ka mag-i-invest. Aralin mo bakit, ano yung advantage, disadvantages, ano yung opportunities na meron. Yan, sabi ni Ruel Buraga, decision, I will look forward on what Axie will come in future. We chill and enjoy. I'll stay to game and create my other time to do some of my main work. Graphic artist is... Oy, Ruel Buraga, message mo ka. Kung graphic artist ka, illustrator ka, baka may pwede yung pagawa sa'yo. Ayan, Zion Malchain, sa Maniego, pasarot sa anak ko, idol. Zion Malchain, shoutout sa'yo. Enjoy mo lang yung laro. Huwag ka magpapa-apekto sa mga negative yung mga team name tsaka yung mga bastos. No? Huwag ka magpapa-apekto doon. Lalo na kung bata ka pa. Gamitin mo yung critical thinking skills mo na yan. Pag lumaki ka, no? Malaking bagay yan. Yung prediction mo tsaka yung gameplay. No? Yung marami ka matututunan dyan. Yung patience mo. No? Kung bata ka pa ngayon, kung yung mga magulang ni Zion, ha? Turuan niya yan. No? Turuan niya mas maging kaya niya mag-adapt, no, sa market, yung sa hirap ng buhay, yung sa challenges in life, no? No? Para lumaki siya na talagang fit, no? At wise, no? Ganun po 'yon. Your money, your responsibility, tama 'yon, no? Pero ito 'yung sinasabi ko eh, no? Wag natin ibuhos lahat sa mga tao. Wag natin ibigay, oh, your money, your responsibility. Kung content creator ka, kung may influence ka, gamitin mo yung influence mo sa tama. Di ba? Wag kang gumawa ng mga contents pang clickbait lang. Wag kang gumawa ng mga contents just for the sake of money. Alam niyo ba, marami akong mga invitations, maraming mga sponsorships ang nagme-message sa akin. Gawin mo to ng video, support mo to, maging ambassador ka, bla bla bla. Natatakot ako, alam niyo bakit? Bago pa lang din ako sa industriya eh. Nagtatanong ako sa mga OGs na, o tatanggapin ko ba itong mga projects na ito o hindi. Pero again, di ba? Hindi natin masasabi kung tama tayo o mali tayo. Hindi natin masasabi kasi hindi natin control yung mga yan. Pero bilang as a content creator, I will do my own research bago ko gawan ng video ang isang bagay. Either i-promote ko yan or either i-review ko yan. Maglalabas tayo ng mga review videos. Ha? Re-reviewin ko yung mga games, no? Re-reviewin ko yung mga bagong updates. No? Pero hindi ibig sabihin nun, ini-endorse ko yung mga yun. Yung iba, binabayaran ako doon. Sabi ko nga, tulad ng sabi ko, no? Yung binabayad sa atin doon, ginagawa natin yung scholars. Pinang-i-scholar natin yun. Boden Power TV, dapat ang breeding mahal sa simula para mapilitan mga breeders mag 7-7. Maximize yan habang patagal mag-breed. Mumura sana mapansin. Boden Power, depende kasi talaga yan eh. No, kung ikaw yung breeder, tanungin mo yung sarili mo, magsi 7-7 ka ba? Kasi mataas yung cost eh. Magsi 7-7 ka ba? Kung pangit din yung, kung mataas yung mutations. Diba? Hindi eh. Nasa tao talaga yan. No? As a breeder, ha? Ganun sa akin eh. No? Titignan ko kung saan ako profitable. Sir Kuku, kapit lang kami ng team ko. Natikman na namin lahat yata. Brand ng sardinas. Pa-shoutout kay Jomai, Ken, Enan. Salamat, Enan Estrella. Shoutout sa inyo. Boss, ano po ang Ronindex? Ronindex is a decentralized exchange na pwede kang magpalit ng SLP into AXS, into S to WET para doon na mismo sa loob. Hindi ka nalalabas ng Binance, ng other exchange or ng FTX. No, para mag-exchange ka, doon na mismo sa Ronindex makakapagpalit ka ng SLP mo. Kung gusto mong bumili ng AXS or ng WET,
doon na mismo hindi ka napupunta sa ibang lugar. O shoutout from Cebu, Charles Cordova, shoutout sa iyo mga taga Cebu, shoutout sa inyo, kita-kita minsan. Shoutout kay Team Rasek, Di Chavez Jacob Osuo, di na po ba ma-unban yung mga nabibili namin sa market na ban? Ma-unban yun, depende, may time naman yun eh. May time naman kung kailan yun. Devian Raven, murahin mo ko ng malutong. Put your hand in my shoulder. Okay. So, Lodi Mage, hindi ako nagbumure. Ayan, pakisabi na lang kay Gio na salamat sa lahat. Ron Alaba. Ayan. May way ba if mali transfer sa Ronin from MetaMask without the bridge? Meron. If mali transfer sa Ronin from MetaMask without the bridge. Ano ibig sabihin ng Genix XP ba? Gamitin mo yung seed phrase nung pinag-sendan mo ng MetaMask or ng Ronin, no? Import mo sa Ronin or import mo sa MetaMask, pwede yun. Oh, pwede ka daw ba maging ninong, sabi ni Sion? Pwede naman, no? Dami ko ng inaanak. Pero yun nga, you should study first before you invest this platform, sabi ni Dan Mark Lausa. Yes, tama yun. Ganun talaga dapat. Invest what you can afford to lose. Pero pag nag-invest ka, think positive lang. Hindi. Pag nag-invest ka, hindi dapat think positive. Think wise. Wise. Hindi pwedeng positive lang. Kung alam mo nang negative, di ba? Maghanap ka na ng backup plan. Hindi lang puro positive eh. Di ba? Mm-hmm. Si Attorney Lugawan, dakilang clickbait dahil di makahanap ng kliyente. View sa YouTube, pinagkakitaan sa pamagitan ng FUD towards Axie. Oo nga eh. No, oh, sa totoo lang, totoo, mga ganun eh. More journey na, sabi ni Kiko Miranda, sino pa ba mga kailangan? Next 9D, Boss Kuku, ano ba talaga ang advantages ng high skill sa Axis? Pag high skill, syempre, more chance of winning. Ganun po yun, sa simple. Ayan, John Loris de la Cruz, Boss Kuku, pa-shoutout naman kay asawa ko, Patricia Ann Grana, shoutout sa'yo, salamat, more power. Boss Kuku, magkano na kinita mo sa Axis? Kumita ako ng SLP. Yun yung kinita ko. As in now, lechon sa future. Ayan. Tsaka yung kinita, kung gusto nyo malamang kinita ko sa Axie, punta kayo sa BIR. Okay. Ayan. Balik ta rin sana, breed pataas to bababa. Ayan. Sabi ni CJ Duque. Ayan. Finn, nagpost na naman si attorney. Kaya daw tumases kasi sa horan ng scholar. Fake info na naman. Ay? Ha? Nag-aaral ba yun? May bagong update na po ba, Boss Kuku? Eh, may bago ito, pinag-uusapan na ba? Benny Joel Ortego, panoorin mo ito, no? So, yung video natin, no? Boss Kuku, paano nagwo-work yung auction? Nagwo-work yung auction, ganito po kasimple yan, no? Teka, balik tayo doon. Sa mga nagtatanong, paano maglilist ng Axie? Magwo-work yung auction, yan lang, ha? Yan, ito yung floor Axie natin, no? Ito, for example, no? Got it. Ngali si sell natin. Ay. Yung mga nagtatanong auction. Ay, wrong password. Ayan. Ayan. Lalagyan natin ah. Ay, wala palang Axie to. Ay, may Axie pala to. Okay. So, ganito yung auction, no? Kung fixed price, ibig sabihin, meron ka ng determined price kung magkano mo siya ibebenta. Yung auction naman, ibig sabihin, pwedeng pataas yung presyo o pababa hanggang sa matapos siya, yun na yung final price. For example, gusto ko siyang ibenta ng 0.3 pero tataas siya. 0.3 papuntang 0.5. Sa loob ng isang araw, ito, days 1. Ganun po siya kasimple. Pwede rin pababa from 0.5 tapos hanggang sa maging 0.3. Bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, bumababa yung presyo. Tumataas yung presyo. Okay, ganun po siya. Okay, ganun yung auction. Okay, so I hope meron kayong natutunan dyan. Anyway, this is Amit Arder. Ayan. Ayan, kung may questions pa kayo, sagutin na natin yung mga yan. Kailan po ba nakalink yung Axie sa Ronin bago makapag-transfer sa Binance sa SLP? Kailan po ba nakalink yung Axie sa Ronin bago makapag-transfer ng Binance sa SLP? Ano? Nakalink yung Axie? Hindi ko magets. Kurt Herrera. Kailangan meron kang account para makapag-transfer ka. Kailangan meron kang dashboard. Kailangan may dashboard ka. No? Kailangan may dashboard ka. Yun. Yun yung ibig sabihin nun. Teka lang. Okay. Tignan natin. Mm-hmm.
Kevin Reyes, shoutout sa'yo. Ayan, vote for... hindi ako tatakbo, no? Gusto ko ang timing na buhay. Ah, yung stats? Oo, mas importante yung stats, no? Teka, sagutin natin si Next 90. Maganda naman yung tanong niya, no? Yung stats ay importante po yan. Yung health will determine, yung syempre, yung buhay niya sa laro. Speed, no? Yung turns. Kung sino mauuna, yung importante yan. Skill, ay wag kayo mag-spam dito ng scholarship. Skill, ito yung damage na pwede mong multiplier to, damage multiplier to. And then yung moral, ito yung chance mo na magkaroon ng critical strike. No? Yan yung chance mo na magkaroon ng critical strike. Yan ang yan po ang ibig sabihin niyan. Teka, naglalag ako, ba't ganun? Awit sa'yo. Uy, bakit naglalag? Galit na naman si Sushi, hindi tayo nag-a-update ng drivers. Ayan. Lo, naglalag ako. Naglalag ako eh. Oh? Awit sa'yo, Lods. May sumasabot tayo sa atin, mga kapatid. Teka, pinuksan ko kasi. Ko-close ko na lang. Naglalag, ayun, hindi ko alam. Ayan, oh. Hindi, naglalag yung ano, yun. Ayan, oh. Naglalag ako, hindi ko alam bakit eh. Ayun. Paano po i-cancel yung naka-pending na transaction sa Ronin Bridge? Hindi na po maka-cancel yun. One way po yun eh. Kailangan i-ano nyo lang. Kailangan i-push nyo na yun. Kailangan i-approve, i-confirm nyo na yun. Yan. Naglalag ako kanina. Wag niyo na pinanonood kasi 'yon. Kung alam niyo naman palang mali-mali yung binibigay na info, nagtataka ako sa inyo, ba't niyo pa pinapanood? Ganon din sa akin, kung sa tingin niyo mali-mali info ko, ba't niyo pa ako pinapanood? 'Di ba? Para hindi na kayo nagki-criticize. 'Di ba? Pero lang asimple 'yun eh. Tapos mumurahin niyo pa ako pag mali yung info gusto. Ayan. Oo, take all of this as a guide only. Ikaw pa din ang magde-decision para sa sarili mo. Research din yan. Oo. Kayo na bahala umunawa kay attorney. Kita nyo naman, nag-aral ng abugas siya. Ganun pa rin mag-isa. Awit. Sana maglabas sila ng land card like sa MTG. Hindi natin alam. Posible yan, Marky. No? So, tingnan natin. Ano? Ayan. Sir Kuku, tama po ba na hindi practical bumili ng Axie ngayon since may chance na ma-nerf ang ibang card? Practical yon na hindi mo na kayo bumili, pero kung ang purpose mo ay farming, bumili ka ng Axie meta na alam mo na pwedeng certain MMR mananalo ka pa rin. No? Mananalo ka pa rin. Pero kung gusto mo mag-compete, bumili ka na lang ng Axie kapag nagkaroon na ng bagong nerf updates or patch up yung mga Axie update na ina-nerf tsaka yung iba-buff. No? Ganun po yun. No? And AC Gaming, shoutout sa'yo. Ayan, tsaka sa asawa niya na si Lara Sembrano. Ayan. Possible nerf sa card next season? Possible kasi kailangan balance eh. I think may mga sinasabi yung community members natin na kailangan i-nerf yung certain abilities. I don't disagree with that. Sometimes meron din, pero tingnan natin, 'di ba? Yun yung pinaka-exciting dito kasi nakikinig yung devs sa mga feedback and suggestions ng community. Ano? Sabotahe yung wifi, no? Boss Kuku, 300 per Axie, $300 ba? Parents po ba or 600 per parent? Ano yung sabihin per... ano yun? Per parent palagi. Ayan. Pa-shoutout po, Buskuk. So, ibig sabihin, yung 1,200 SLP na yung ibaburn. Ayan. Huwag nyo po akong iboboto. Magiging... iskuku mo rin. Awit. Ayan, ha? Alright, sige. Ayan. Sa tingin ko, nasagot naman yung mga questions natin. Kung meron pa akong hindi nasagot na questions, baka... may mga questions kayo dito sa Discord. Yung kung pwede kayo mag-send shoutout muna sa mga ano natin, mga kasando natin diyan. Ayan, basko ko shoutout sa GF ko na si Suzy Urbano from Cebu City dahil pinayagan ako mag-invest sa Axie. Suzy Urbano na nasa Cebu City, shoutout sa iyo, taga Cebu din ako. Ayan, Top Mobile Legends, meron daw dalawa teams, report na yan para maban. Sige, tingnan natin. I-report na lang. Alam ko binaban naman ng mga team ng team yan eh. May mga support team members na ata na nagtatrabaho niyan. Ayan. So, Nabing Lechon nerf. Yan, pwede, no? Vanilla at Mandawi. Shoutout sa'yo, Ni Yong. Kokusei, nerf nyo shooting song. Yun yan. Shooting song. GG tayo dyan. Saan makakabali ng LAN once release na? Pero, Quadrant 2, wala pa. No? Quadrant 2, wala pa. Yung Quadrant 1, meron na sa marketplace. Ito, tingnan nyo lang, oh. LANs. Ayan, no? May available naman. Bili kayo.
Ayan. JNJ Scholarship, shoutout sa inyo, Jess Junicio. Magkano po kayo minimum average na team ngayon? Pwede na kayo makabili ng mga nasa 25 to 30,000. Meron na yan, makaka-spot na kayo. No? Ayan, 300 per parent, sir. 300 per parent ba? Hindi, yung ngayon, 300 per parent. Pero yung update kasi, magiging 600 na siya. No? 300. Ay, tama! Tama ba? 300. Ah, sorry. Mali yata ako dun. Tinga, balita. Breed count 1, breed count 2. Ah, 300 SLP per parent. Tama, 300 SLP per parent. Eh, ano yung bago? Oh, dati 150. Dumoble. In short, dumoble. Okay, sorry, my bad. No, in short, dumoble. Kasi dati 150 lang. Ngayon, 300 per parent na siya. 300 per parent, okay? 300 per parent na siya. Okay? Oh, ano natin yun, ha? 300 per parent. Okay, hindi natin ito binasa, no? Bobo talaga ni Kuku. Ayan, so ito kasi 150, eh. No? So ito, 300 per parent na siya. Alright? Okay, so hopefully malinaw po yan, ha? Tama, thank you sa mga nag-correct sa atin, no? Ayan, Charm Leha, shoutout sa'yo. Ano po ba ang bili ng Axie, wet or ETH? Wet po. Yung Ethereum nyo sa MetaMask, pag diniposit nyo sa Ronin nyo, magiging wet siya. Wrapped Ethereum ang tawag doon. Yung wrapped Ethereum na yun, compatible siya sa Ronin. Okay? Compatible siya sa Ronin. Okay? Tanong ko lang po, pag po nabili sa MP at ginip agad, pwede laruin. Pwede naman laruin. Oo, pwede laruin. Times 2, nag-times 2 siya, Kim Herrera. Yes. Oo. Kung na-nerf man, nalugi naman tayo sa nag-invest natin. Sana may refund kung nerf nila. Joey Boy Munti, I think hindi ganun yung proseso, no? Parang ang weird naman nun kung magre-refund kung ino-nerf. Kasi nasa sa'yo yun, eh, yung risk na pagbili ng Axie na yun, eh. Diba? So parang sinabi mo lahat ng mga changes ngayon, i-re-refund. Diba? Comedy yung ganun, Brad. So dapat aralin mo muna bago ka bumili. No, kaya nga, eh, kung practicality pag-uusapan, huwag kang bumili ngayon, hintayin mo yung nerf. Saka ka bumili after, bago ulit sila maglabas ng nerf. Diba? Kahit saan game naman, meron ganyan, eh. Diba? Yan, shoutout kay BJ, si Rutena. Ayan, boss, kung tingin mo, bababa ulit SLP. Depende talaga, eh. Depende sa kung ano yung situation, no? Kung mataas ang demand, mababa ang demand, ganun po yung simple. Ayan, Jezreel Mahinay, shoutout sa'yo. Ayan, pa-shoutout boss Kuko sa Control Gaming. Ayan, pwede na po ba i-access Binance to Ronin? I think, eto yan, ha, yung mga nagtatanong ng Binance to Ronin, depende kasi yan sa Binance. Depende yan sa amount of liquidity na meron ng Binance, tapos ililipat sa Ronin. Diba? Siyempre, mawawalan ng liquidity yung Binance kasi nilipat sa Ronin. No? Hindi problema yan ng Ronin, problema yan ng Binance. Hindi wag mo isisi sa Ronin yan. No? Basko, pag nasa market ba, pwede na Ronin? Pwede. Jeffrey Carpio, pwede. Mark Napoleon, ano mga possible na makuha ang item sa land? Ano kayang possible estimated profit na makukuha sa land? So, hindi pa natin nakukompute yan kasi wala. Pero yung mga estimated item, merong wood, may stone, iba-iba, eh. May mga gems, iba-iba, eh. No? So, iba-iba, eh. May mga pwedeng iba't ibang klase, eh. No? Yung pwede ka mag-create ng furniture. Panoorin niyo yung mga land video namin, mga content creators dati. Noong December yung ginawa. Kung open naman siya ngayon, masulit mo naman. Tama, sabi ni Rio. Kung open naman siya ngayon, nasulit mo naman na din siguro yan, ha? Bawi ka na din. Mas okay yung saktuan lang, walang OP para maganda laro. Maganda balance talaga, no? Shoutout kay Boss L. Ayan, Noise Pecnok. Conception. Si Conception, Ricky Conception. Lods, pilot naman kahit pang bili lang ng gata sa baby ko na walang po ng work sa pandemic. Yun lang. Yun lang, mahirap yung ganyan, brother. Sorry. Ayan. Hindi po ako, hindi po ako charity, no? kung lahat ng Pilipino ganyari, hindi po ako si Kuya Will. Na paano pag nag-nerf yung mga cards, ano mangyayari sa Axie na yon? Well, ibabalanse yung Axie yung card na yon, no? Tapos syempre, magkakaroon ng panibagong metas o shift ng metas, ganun yun, eh. Yun yung part ng game, eh. So, yung cycle, yung balancing. Oo. Pwede naman yung Binance to Ronin. Pwede naman yung Binance to Ronin. Like what I said, depende talaga yan sa Binance. Depende rin yan kung hindi congested yung network, no? Ayan. So, ano po na nerf? Wala pang nerf. Wala pa, eh. Kailan po mag-up yung AXS Binance to Ronin? Hindi natin alam. Tanong nyo yung Binance about dyan.
Pa-shoutout sa Loot Squad, GG Boss Kuko, shoutout Arwin Figueroa, shoutout sa inyo. Boss Kuko, may team ka po na for sale, wala, marami sa marketplace. Ayan, may instruction naman doon kung paano make reading a habit, sabi ni Ken Limin. Ayan. Pwede Binance to Ronin AX and SLP. 1 SLP fee 'yon. Boss Kuko, kapag nakabili lang ba sa market yung pwede na oh, Brothers TV, depende kasi 'yan eh. Kung yung kunwari bumili ka sa tao, hindi natin alam kung ginamit 'yan. Just to be safe, no? Just to be safe, huwag niyo muna laruin. Huwag niyo muna laruin. Oo. Ayan, pasigaw sa iyo Jo Marie Trinidad. Kailan po mag-up yung AXS? Hindi natin alam. Totoo po ba, Sir Cooks, na traders ang nagko-control ng price ng SLP kasi sa booking trades, nakaabang sila ng sell sa mataas na price tapos nakaabang. Alam nyo, traders, malaking factor yan sa SLP price. Malaking factor din yung mga players. Maraming factors yan, no? Hindi basta-basta. Maraming factors. Milo Leonardo, maraming salamat sa 100 stars. Ayan. Hindi natin alam kung magkano aabutin yung price, no? 3-axis lang po kasi ako, sabi ni Daryl Balingsat. Ano yung question mo? Boss Cooks, sa ano sa tingin mo inerf na skills? Hindi ko rin alam. Baka Shooting Song, baka Grass Snake, Garish Worm, pwede rin, Termi. Depende, di ko alam eh. Ayan eh. Shoutout Boss Kuko, Mazda Academy. Oo, kain na mga idol. Make sure na kumain na kayo. Huwag na kayo maglaro ka ng ibang game sa Mobile Legends. Ayan, so Boss Kuko, pa-shoutout sa J6 Academy. Pwede po ba eat Binance to Ronin? I think hindi pa pwede yun eh, no? Ayan, Boss Kuko, tuwing kailan ang balance patch ng mga cards? Kada season, kada every after season, meron yan, no? Meron mga balances yan. Pero may mga seasons na hindi nag-nerf. Kasi kailangan balance yung meta eh. Kawawa naman palagi pag ganun yung nananalo na Axie, no? Ano po ulam nyo, Boss Kuko? Itlog. Itlog lang. Pritong itlog. Tsaka sinangag. Yun lang. Brunch. Hello sir, tanong lang, may way ba para hindi mag-level 1 pag may treasure? Wala eh. Kung gusto mo ng safety, yan yung kapalit. Magle-level 1 yung Axie mo. Di ba? Kasi maglilipat ka ng address. Di ba? Pero kung gusto mo mag-stay ng level 25 yung Axie mo, lagay mo dyan. Prone ka naman sa hack, 'di ba? Mabili ka. Bayan 'ong sarili. Ay. Mali. May chismis na ba sa Don Dashmex Hills ang Yuki Tsuchiya? Before, ang sabi nila magkakaroon ng mga ano 'yan, may mga special card sets 'yan. Oh, shout out sa iyo, Boy Manansala, sabi ni Jazz Manansala. Good morning. Good afternoon. Ayan, pasigaw Boss Kuko, grabe ako ngayon, mga anak ni Gio, sabi ni Albert Duno. Ayan, low, Sir Kuko, pag sa MP binili, pag binili sa MP, pwede naman laruin nyo agad. Ayan, ano yung marami? Tignan nyo yung, itong Dalunasian. Marami dito yung mga na-nerf eh. Ayan, makikita nyo yung mga last nerf. Ayan, dito, nandito yun, may, isa-search nyo lang to. Ayan, meron dito yung mga nerf updates eh. Tingnan natin ah. Yeah, search nyo lang dito, marami yan eh. May mga tsaka ina-announce naman nila yon, ina-announce yon. Ito ba yon? Battle, ito yung last time eh. Garish Worm, binuff nila yon eh. I think mga reptile cards kadalasan nila na ano, na ni-nerf. Mga ni-nerf nila. Bagal, sinasabi tayo yati tayo ng internet. Ayan. So marami yan, season 17, may mga ni-nerf dito eh. Ayan. So, check nyo na lang dyan sa channel na yan. Oo. So, may rare Axie ka po ba? Meron akong Mystic. Pinost ko yun eh. Ayan. Tsaka may mga origin Axies ako, may mga rare Axies din ako na 1-1s. Ayan. So, paano pag di pareho breed count na Axie, gusto mo i-breed? Ayan, gamit kayo ng Chill Axie, may kita mo nyo naman dito eh. Yung calculator na yan. So, ang importante yung parent per breed. Per parent breed count is 300. So, kung dalawa na yung breed count na 200 times 2, so 600 yon. Kung yung isang partner naman eh, 0 breed count, edi 300 lang yon. So, 600 plus 300, edi 900 SLP yung makakalculate mo. Ganun po kasimple yon. Pero yung Chill Axie Breeding Simulator, pwede nyo gamitin din po yan. Okay, so pwede nyo gamitin yan. Okay, ayun. Basko, magkano magkaganyang bito? Pinag-ipunan ko yan. Ayan, so ayun. Snail dapat in-nerf? Ayan. Sir, tanong lang, kailan rin yung DXE? Basko, sana may event or may kwenta yung breeding count like 6-7, may chance na mystic parts.
kung magkakaroon ng chance na Mystic parts yung mga breeding, edi kawawa yung mga bumili ng Mystic dahil binilin dahil Mystic nila yun, di ba? So tulad naman sa sinabi nila, hindi ka makaka-breed ng Mystic. Okay? Kasi kawawa yung mga bumili ng Mystic, imagine niyo, mapwede pala i-breed yun, di ba? Ayan. Ayan. Okay? So, sige, huwag kayong mag-spam. Huwag kayong mag-spam. Ayan. So, yung mga nagko-question ng mga obvious na mga tanong, aralin nyo yung ano, hindi ko kayo papansinin sa totoo lang. Ayan. Mag-spread lang kayo ng mga kalokohan nyo rito eh. Ayan. Sasagutin kayo yung mga question na may sense. Hindi yung mga magti-trigger lang ng ano. Kala nyo hindi ko alam yun, ha? Tsaka basahin nyo yung mga updates. Ikawawa yung mga bumili ng mist. Ayan. Basahin nyo yung mga updates. Wag tatanga-tanga. Yung mga nagtatanong na obvious, magpapakalat lang ng ano eh. Hindi kayo yun, ha? May mga pasaway lang na ano. Ayun. Anyway, balik tayo sa usapan. Okay na, nasagot ko na yata yung mga questions nyo, no? Hopefully, marami kayo natutunan sa stream natin ngayon. Super rare ng Mystic, yes. Oo. Ayan, so panoorin nyo na lang kung gusto nyong ma-explain ulit yung breeding cost, no? So, yun, maraming salamat sa inyo. Gagawa pa ako ng mga additional contest sa mga videos. I hope meron kayong mga natutunan dito, kung meron kayong mga additional information na nakuha. Pag-usapan natin ulit dyan, depende kung ano yung mga updates na mangyayari in the next coming days, ano yung response ng market, tataas ba SLP, tataas ba AXS. Mag-i-invite din tayo ng mga tao na sa tingin natin ay makakatulong sa atin magbigay ng mga importanteng information. Pwede nating invite din, no? Soon, kung sino yung i-invite natin, may mga special guest tayo. Ayun, maraming salamat. Until next time, mga kasando. Bye-bye!